Sound check. Test mic. Naku, yan na naman siya. Diyan ka lang sa bahay mo. Diyan ka lang sa room mo. Yes. Calling me now. Sound check. Test. Ah, meron. May sound na. Oo, naka-live na to. Hello, live. Kailangan mag-sign in. Hello, sound. Sound check, sound check, sound check. Okay na. Paano ba ito tatanggalin? Ito oh. Ito, tatanggalin ko lang to kasi na-ano na yun, naka-live na yun. Ayun. Tapos yung comment. Ano lalabas? Comment. Wala siyang ano pa, live chat ata kasi wala siyang account. Ah, naka-disable daw yung comment, sabi ni Sir Mel. Kaya pala walang comment. Sorry guys, wait. Kunin niyo na. Kunin ko nga lang ito. Ayan guys, wait lang ah. May problema lang sa settings ng ating ano, bakit walang comment section. Ayan, meron na. Yun, meron na. Hello guys. Ay, nawala po, napindot. Ano yung napindot ko? Inababa lang yata. Ayun. Payat ko na oh. Ayun guys, hello. Ano tayo ngayon? Usapang mananahi. Welcome ang mga kahit beginner. Ayun, kasi pagdating sa mga usapang expert, hindi tayo masyadong maalam dyan pag sa mga expert. Sa mga ano lang tayo, pang beginner. Sana samahan din tayo ng ating mga kasama. Last time,
marami tayong kasamang mga expert. Sila Tita Nora, ayan, sila Nona Normis, Sir Mel. Naging masaya. Masaya ang usapan pagka ano, tayong mga mananahi ang nag-uusap, nagkakaintindihan. Hello, okay ba yung ating sounds, guys? Ah, malakas. Malakas na yung sounds. Ah, okay, malakas na raw ang ating sounds. Ayan, open tayo. Pwede po tayong magtanong. Ah, sasagutin lang natin sa abot lamang ng ating makakaya. Biscuit daw. Ang kulit eh. Utos na naman ang utos. Ayan, unang nag-comment. Hello, shout out kay Ma'am Jocelyn Lamsen. Ayan, ang aking katukayo. Tukayo, Jocelyn din kasi ako eh. Ayan. Hello po. Marjolaine Quintana, hello, good PM din po. Ayan, opo Ma'am Jo. Ayan, meron po kayong question. Pwede po kayong magtanong. Ayan, magkukwentuhan tayo dito. Kopi tayo, kopi. Wala pang merienda eh, kopi. Eh, lalo pala akong ninervis nandito. Ninervis na nga ako. Ayan. Meron tayong first question from Jocelyn Katokayo Lamsen. Ma'am Jo, beginner lang po ako, kaya mga tinatahi ko muna ay damit ng anak ko. Nag-post po ako ng tinatahi ko at nagustuhan po nila. Meron na nga pong nag-order pero di ko pa kasi alam ang sizes ng pambata. Ayun, congrats kay Ma'am Jocelyn. Kailan po kayo nag-start ng ano, pagtatahi? Maganda po 'yan na pasimula, 'di ba? Pag-practice na natin 'yung mga anak natin, ayan ganyan din lang tempo ako nagsimula ako. Nagagawa ng mga damit ng anak ko. Bumibili nga ako dati sa Okay ng mga tela. 'Di ba mura sa Okay? Ang binibili ko 'yung medyo malalaking tela. Bawa 'yung mga dress na malalaki, 'yan. Eh ang imported na tela, 'di ba magaganda? Ayun ang pinagpa-practice ng kung ano, tela. Na paggawa ng damit ng anak. Ayan, sa mga size naman po, nood po kayo ng ating mga ginagawang tutorial, Ma'am Jocelyn, kasi makakakuha rin kayo ng idea doon sa mga technique na ginagawa natin doon sa paggawa ng mga pattern ng by size. Ayan, meron tayong pattern ng pambatang short. Apat na size yun, from 1 to 3 years old. Tapos meron din tayong sando, pambata, pamboy. Tapos tinernohan din natin ang pang-girl naman, ha? Spaghetti strap. Ayun. Meron tayo. Ang agandahan nun, Ma'am Jocelyn. Tinuro natin doon kung paano ang step by step, kung paano natin gagawin yung pattern doon. Kaya pwede nyong gamitin yun para makapagpa-order kayo. Tapos idea sa mga sizes. Ayun. Meron na rin tayong ginawang pang-adult. Adult short na. Tatlong sukat at saka nung strap din. Yung simpleng paraan ng paggawa ng pattern, simpleng paraan ng pagtahi. Ayun yung mga nagawa na natin video na tinuro natin kung paano mag-pattern, paano magtahi. And package na yun, guys, ha. Tinuturo na natin yung pagtahi. Binibigay pa natin yung mga sukat at sunod-sunod na sukat para pwede tayong magpa-order. Halimbawa, gumawa kayo ng sample o tas may nagkagusto, post nyo. Eh, doon sa video natin, may pattern na. Adi, gagawin nyo na lang yung mga pattern na ginagawa natin. Para kapag pa-order tayo na ibang mga things. Ayan, hello Sir Mel. Hello po. Ayan, salamat Sir Mel, ha, na inform ako. Nag-aantay talaga ako ng may mag-comment. Nagtataka ako may watching na, pero wala namang kumikibo. Yung pala, naka-off yung ating comment. Medyo hindi pa kabisado Sir Mel yung ano eh. Paglagay ng mga settings sa paglagay ng announcement.
Ayan. Hi din po, Ma'am Rochelle. Rochelle Dagami. Ayan. Good evening po sa lahat from Maria Obuchi. Hello po sa inyo. Ayan. Sabi ni Marian Quintana, Ma'am Jo, paturo naman po ng pap sleeve. Yung may mga ano yung parang kulot sa balikat, hindi ko po kasi maintindihan. Ang ibang paggawa ng pattern. Ayun, kung ano po Ma'am Melanie, yung sa paggawa ng pop sleeve, ayun, sabi mo mga po beginner, unti-unti lang, hindi natin makukuha agad yan ng bigla. Pero meron na po tayong mga ginawa na tutorial kung paano gumawa ng ayun, meron akong ginawang video, ginawang ko ng blouse yung anak ko, white blouse. Ginawang ko siya ng Peter Pan collar, tapos meron siyang pop sleeve. Ayun, panoorin niyo po yun, tapos sundan. Matututo kasi tayo kung tayo di ba nag-aaral, tapos dapat i-apply din natin yun. Hindi natin malalaman kung natututo tayo, kung hindi natin i-apply, kailangan pag-aralan talaga natin. Ayun, practice lang po. Siguro po sa mga susunod, yung iba pang style, kasi may nagre-request din sa akin, yung malaking pop sleeve. Yung uso ngayon, hindi ko pa lang po alam kung kailan ko magagawa. Pero sa pop sleeve, meron na tayong pop sleeve pang bata, yun yung white blouse. Tapos yung isang dress na ginawa ko, na vintage dress, pop sleeve din yun. Tapos meron pa tayong parang crop top siya na garterized naman siya. Garterized na parang pop sleeve din siya. Ayun, Ma'am Rochelle. Kung gusto niyo pong na makita yung or matuto, yun, sundan niyo lang po yung mga ginagawa nating video at i-apply niyo po. Yun lang po talaga yung sekreto niyo. Kung willing tayong matuto, gustong-gusto nating matuto, kailangan pina-practice po natin yan, Ma'am. Ayun. Kahit na magkamali. Kahit na magkamali ka, huwag kang susuko. Ayun. Nangyari sa akin kasi yan. Iniiyakan ko yung tinapahi ko. Kasi tawag dito. Ulit-ulit, tas-tas-tahi. Tapos, pag kinabit ko, mali pa rin. Pero hindi sumuko. Ayun. Talagang uulitin mo siya hanggang sa makuha mo yung dapat, yung tama. Ang kagandahan nga ngayon, guys, meron na mga tutorial, di ba? Hindi kagaya noon, wala akong matanungan, walang video yung pwedeng panoorin para makuha mo yung diskarte, kung paano mong bubuhin yung damit, kung paano mo ipapattern, paano mo gagawin. Ayun, guys, maganda ngayon kasi meron na mga video tutorial na Tagalog. Ayun. Isa rin yun kasi dati na try kong maghanap. Walang Tagalog. Meron mang English, ayun, kahit pa paano, maintindihan mo. Pero yung hinahanap mo na, yung step by step, parang sa pag-aaral, diba? Unti-unti lang dapat. Hindi yung, tuturo na agad, ipapakita lang. Tapos hindi naman tinuro yung mga numbers, diba? Minsan, ganun tayo, specific talaga, pag, or step by step, pagka talagang nag-aaral. Okay, parang spoon feeding, pagka hindi pa talaga, walang idea. Ayun. May nabasa nga ako sa isang group eh. May nagtanong. Kasi may nag-post dun. Kung may pattern ba niyan? Parang naano ko dun sa sagot, sabi. Basta may medida ka, madali lang yan. Ganun. Parang naano ko sa sagot. Parang ang yabang naman. Paano nga kung talagang walang alam? Kaya nagtatanong. Sa marunong, talagang madali yan. Pero sa mga walang idea, mahirap. Mahirap din mo alam. Ano yung sukatin mo, di ba? Ano yung mga susukatin mo doon? Paano matatabasin yun? Sa mga beginner, mahirap. Pero pag willing matuto, madali. Pag in-apply, pwede natin pag-practice yung mga mumurahing tela lang. Ayan, kay Ma'am Rochelle. From Ma'am Rochelle. Hello, Ma'am Rochelle. Ma'am, tanong ko lang kung mula sa flat measurement ng armhole, ilan po ang i-add allowance for chef jacket?
Bali, ma'am, kayo po ba yung nag-ano sa ano? Sa group po nung ano? Jomo Days. Kasi po ako, ang ginagawa ko po na ano, na measurement sa armhole, binabase ko siya sa sukat ng dibdib. Yung sukat ng dibdib, may mga videos tayo niyan kung paano natin ginagawa yung sleeve natin ng pattern. Nakabase po yun, kahit maluwag dito sa katawan, susunod pa rin yung armhole niya, depende sa sukat ng dibdib. Kahit mag-allowance kayo dito, halimbawa, ang dibdib niya ay 34. Tapos, nag-allowance kayo ng, kasi ang allowance ko pag gumagawa ko ng hindi fit, 4 inches. Bali, sa 1/4 ng pattern, 1 inches. Pagkakabuuan ng 4 inches yon. Kahit magluwag ka dyan, maluwagin mo pa mahigit sa 4 inches, sa paggawa ng pattern, yung standard na ginagawa natin, sa paggawa ng pattern, as is na po yun. Kasi yung pagbaba natin dito sa shoulder, ayun, meron pala, pag halimbawa, mas malaki pa dun pala sa ano. Yung ginagawa pala natin ay plus 1 sa 1/4 ng pattern, yung paraan natin ng pag-pattern ng sleeve, ganun lang po. Ngayon, kung mag-a-add pala tayo dito sa lapad, meron pa palang i-add. Kung ilang inches ang i-add mo, higit sa 1 inches ng 1/4 ng bust line, mag-a-add din tayo doon sa uukaan natin dito sa may sleeve na, dito sa may pattern. Ganun po pala, nakalimutan ko. Ayun, depende po sa i-add natin, higit sa 1 inches na allowance doon sa 1/4 ng bust line, yun. Kung ilang inches yung i-add natin doon, yun din yung i-add natin doon sa paggawa natin ng armhole ng sleeve. Ayun. Kasi may nagawa rin po akong video, yung latest lang po yun. Iba yung paraan ng pag-pattern natin. Kasi ang ginawa naman natin doon ay sakto. Wala siyang allowance doon sa bust line. Kaya ang ginawa naman natin doon sa pattern ng sleeve, nagbawas naman tayo. Ganoon naman po ang ginawa natin. Ayun. Ayan, sabi ni Ma'am Jocelyn, nag-umpisa lang po ako, manahi last week po, Ma'am. Pajama na terno. Ayun po. Ayan, tuloy-tuloy niyo po yan, Ma'am. Maganda po yan. Sige, pwede tayong kumita. Sa pananahi, may pera po. Gandang gabi po sa lahat, sabi ni Ma'am Presel Orsolino. Ayan, sorry guys sa late basa. Pagka po hindi po kayo nabasa, nalampasan, nakita nyo nalampasan. Paki-comment na lang po ulit. Pasensya na sa madaldal na host. Hello po, Ma'am Nona Normie, Pattern and Cut. Ayan. Binisita na tayo. Meron akong dalawang nakita dito na nagtuturo din ng pagtatahi. Paraan ng pagtatahi, paraan ng pagtatabas. Ayan, si Ma'am Nona Normie ay isang expert. Nagtuturo siya, meron din siyang channel. Si Sir Mel ng Team Buenaventura, ayan, naandyan din po siya. Kung meron tayong hindi alam or may maisasuggest sila or mali tayo sa ating sinabi, ayan, i-correct niyo po ako guys. Ayan, sabi ni Nathaniel Luke Hernandez, good evening, pasensya na po, account ng bunso ko ang naka-public. Wala time para using. Pero Arnie Hernandez po, watching. Hello po, Ma'am Arnie Hernandez. Shout out. Alex. Wow, thank you so much, Ma'am Jo. Ang dami po rin yung natutulungan. Lalo na nga, mga beginner na katulad ko, you're such a blessing po. Napapanood ko po yung mga video nyo. Ayan, maraming salamat, Ma'am Jocelyn. Sana marami pa po kayong matutunan sa ating mga video. Ayan, hello Mom's Corner. Shout out sa'yo. Kinikinig lang sa background. Ayan, mukhang busy si Mom's Corner. Hello Mom's Corner. Salamat sa pagbisita sa ating live. Oy,
Ayan, sabi ni Ma'am Zenaida Isgera, Isgera, good evening, Ma'am Jo. Ano ba mga telang pwede sa dress? Ayun, maraming pwedeng telang gamitin sa dress. Actually, maraming tela na hindi ko pa alam na nakikita ko na ginagamit, na nakikita natin sa online. Maraming tela na hindi ko pa natry yan. I-share ko sa inyo yung mga natry ko ng gamitin para sa dress. Ayan yung chalice. And spandex cotton kasi medyo mura. Ang linen, woven cotton, moss crepe, georgette, ano pa ba? Ayan, marami, marami guys na ano, pwedeng gamitin tela para sa dress. Crepe, ayan. May mga ano pa nga eh. Hindi ko na lang maalala. Pero maraming tela. Maraming tela. Ayan, karaniwang ginagamit namin yan. Soft denim, chambray. Ayan. May tinatawag ko lang ano. Nakalimutan ko. Na ano, dating tela, hindi ko maalala ngayon. Ayan. Hi po. Paturo naman po ng allowance kapag walang edging sa cushion box cover. Salamat po. Request ko po sana. Sana kasi po wala pa po akong edging machine. Sana po sa mga dress din. Tutorial. Ayun naman, pasensya na po. Kasi siguro hiwalay natin ituturo. Kaya lang di ko alam kung magagawin ko siya. Medyo ginagawa kasi natin. Medyo maigsi yung ating video kasi pagka masyadong mahaba. Parang yung iba tinatamad ng ano tapusin. Nakikita kasi namin yan guys eh. Pagka yung audience. Kung saan banda yung kinakat nila. Ano lang yung pinapanood nila. Ayan, nakikita yun. Kaya parang inaano namin na makompress. Makompress sana yung mahalagang bagay. Ngayon, kung isingit natin siya para dun sa mga walang edging, ayun. Para mabigyan na rin kayo guys ng idea, ayun. Pwede naman natin sabihin ngayon. Kung hindi naman siya guys, bagay kami nagsimula kami guys, wala kaming edging matagal. Siguro mga ano pala, 6 years pa lang yung edging namin. Ayun, simula lang yun nung after kong mag-aral ng dressmaking. Pero noon, tumatahi kami ng damit. Tumatahi kami ng bedsheet na hindi kami gumagamit ng edging. Ayun, sa punda, ang ginagawa namin sewing allowance ay mga 1 and 1/2. Kabilaan na yun. Ang pagtahi namin doon, tinitiklop namin yung dalawang gilid. Tiklop na maliit, dalawa. Dalawang tiklop. Hindi na kami nagpapasada ng Balenciana kasi matagal. Pagkaras ang aming tahi, ganun ang pinakamaganda kasi titiklop mo lang yun, na para ka lang nagtitiklop ng laylayan. Laylayan, dalawang tiklop, ayun, kabilaan na yun. Kahit 3/4 inch lang, basta wag lang masyadong malaki yung pakain natin sa tela pag nagtahi tayo. Doon sa cushion box, okay lang din naman siya, kahit hindi natin siya i-edging, kahit hindi tayo mag-balensya ng tahi, pwede na doon ang 1/2 inch lang din na allowance. Basta, ang ginagawa namin noon, pagkatapahiin namin yung gilid, di ba, isi-single mo muna siyang tahi. Ang paghawak doon sa tela habang tinatahi, parang wini-wave-wave namin yung dulo ng, ano, dugtungan ng tahi. Mayroon akong video niya na ginawa, yung short pambata. Ayun, ang ginawa kong tahi doon, ganun. Ganun lang po. Hindi po ako nag-balensyana, hindi po ako nag-edging. Pinakita ko yung isang style. Ang paraan kung paano natin siya tatahiin. Nang ganun. Kung maliit lang naman tayo na ano, mananahi, kumbaga hindi naman tayo mas production, tapos dilala naman tayo noong magpapatahi sa atin, kagaya ko, nagsimula nga ako, wala akong edging. Ganun lang yung mga style lang tahi ko nun. Binibili naman nila kasi matibay rin naman yun kahit na walang edging. Basta ang importante dun, yung mga himulmul kasi, huwag madiridiretsong mahugot. Ayun. Ang isa ring paraan sa paggawa ko naman, pagka naman mga supa o kaya, pag mga supa, ang ginagawa kong allowance, 1 inch sa lahat ng mga dulo ng dugtungan. Ang ginagawa ko namang tahi,
isang tiglo papunta sa right side na maliit lang, mga 1/4 na tupi, 1/4 na tupi papunta sa right side. Ang right side sa right side, pag pinagdugtong mo na yan, yung dulo niya nakatupi dito, yung dulo nito nakatupi dito. Pag magkaharap na yan, naidugtong mo na, yung dulo nung pinagtupian natin na magkaharap din, dahil nasa loob na yung mga himulmul niya, pag dinaanan mo ito na tahi-uli, hindi na siya lalabas yung himulmul. Kaya kahit walang edgy, nakakatanggap din ako ng mga tahiing gano'n noon. Matibay din siya at doble lang. Yun nga lang guys. Medyo tumatagal lang ng konti yung trabaho. Pero uubra naman. Ayun lang. Didiskartehan lang natin kung paano natin siya tatahiin. Ganun din po yun ma'am sa cushion back sa mga foam cover. Ayun, ganun lang din po yung ginagawa ko. Ididiglop ko siya. Ang importante kasi dun guys, halimbawa mag-allowance tayo ng 1 inch. Doon sa hanggang na nung 1 inch na alam mo, 1 inch ang allowance mo. Dapat doon din yung tahi mo para huwag tayong masira doon sa sukat. Dapat mapakainan natin yung in-allowance nating tahi. Kasi kung halimbawa 1 inch ang ginawa mong allowance, tapos natahi mo siya doon sa taas ng 1 inch, luluwag na siya doon sa gagawa natin ng cover. Halimbawa, foam cover. Ayan, mas maganda kasi ang foam cover pagka-pitch. Pag-pitch na sa may foam. Hello po, ma'am ano? Ma'am ano? Ayan, si ma'am Ani din pala yon. Napakalaking tulong po sa aming mga video. Maraming salamat po, ma'am Ani. Ayan, sana huwag kayo magsawa sa akin. Kasi kayo din yung naging inspired sa akin. Kayo yung naging inspired sa akin para maggawa pa ng mga tutorial. Hindi man tayo expert case, masaya ako na na-appreciate niyo yung mga ginagawa natin. Maraming salamat. Salamat po sa advice, sabi ni ma'am. Naiyak. Naiiyak na nga rin po ako kasi lagi akong mali. Sa pagtahi, buti na lang nandyan mo kayo. Ayan. Lalo na sa mga beginner na katulad namin. Sana hindi kayo magsawa. Ayan. Basta wag din po kayo magsawa na support. Kasi pag wala rin pong manonood ng video natin, ayan. Siguro matagal na akong huminto. Opo, nakakaiyak talaga yun. Nung paulit-ulit na ako, tas para matama. Tapos. Pero hindi susuko. Pag willing ka talaga, yun. Kahit may iyak ka lang sa inis. Pero hindi susuko. Yes po, sabi ni... Kasi yan na, Ma'am Rachel, nalate ako ng pangbata. Ayan, new beginner here. Si Sister Rachel, there you. Ayan, thank you din Ma'am Rachel Dagami. Opo, Sir Mel, hindi pala na nakalagay siya sa, for, ba yun? For kids? Nakaset siya sa for kids. Kaya pala walang comment. Ayan, kinig lang daw si Ma'am Nona Normie. If may tutulong, ayan, comment lang po kayo. Ayan, si Ma'am Nona Normie kasi is expert. Isa din siyang, instructress sa PESDA. Ewan ko lang ngayon kung nagtuturo pa rin siya. Pero nabanggit niya sa akin, minsan nagka-video call kasi kami. Ayun, nakwento niya na nag-video din siya dati sa may, PESDA. Magandang buhay, Ma'am Ellie. Ayan, salamat Ma'am Ellie na pumunta sa ating live. Hello Ma'am Jane Imbag. Hello din po, good evening. Ayan, thank you Ma'am Nona Normie. Ayan, willing to answer si Ma'am Nona Normie. Good evening. Tanong ko lang, anong tawag sa tela na nagbabanat? Nababanat? Yung pang bedsheet. Ano po ba yun? Yung nauso po yun nung nakaraan. Yung alam ko, spandex cotton po yun.
Spandex cotton na parang gusto ko pa rin mag-try nun dati kasi nakikita ko siya sa online. Pero mukhang hindi siya maganda. Mukha lang ah, sa akin lang. Kasi parang hindi ko na siya nakikita ngayon. Kasi itong maganda yun, baka malamang may nakikita tayo niyan hanggang ngayon. Kasi nung nakaraan, nung nag-start pa lang ako halos sa paggawa ng video, ang ginagawa natin mga video, di ba yung Canadian cotton. Tapos lumabas yung Canadian cotton, may nag-ano pa nga, parang nagla-live streaming. Pero nahinto eh, parang hindi siya maganda. Para sa akin, hindi ko rin siya na anong gumawa ng video na gano'n. Kasi, ayun, hindi na ako, yun ang ano ko ah, hindi siya maganda. Mama, ano po yun? Parang spandex cotton. Pero meron din, pwede rin ang kilted. Pwede rin siyang bedsheet. Ano siya, kilted. Para siyang may manipis na foam sa loob. Tapos, medyo na-stretch yung tela niya. Good evening, everyone. And a host from DJ Adele. Hello, Ma'am DJ Adele. Ayan, binibisita tayo. Salamat, Ma'am DJ. Binibisita tayo ng ating mga kasama din na mga gumagawa ng content na tungkol sa pananahi. Yan si Ma'am DJ Adele, pinakikilala ko sa inyo. Mananahi din na gumagawa ng video. Kagaya ni Ma'am Nona Normie and Sir Mel. Hello. Ayan, sabi ni Ma'am Sarie, ano? Sarie Tony Makarulay. Sorry guys, pag mali ang basa ko. Thank you po. Simula po nang makita ko YouTube nyo, lagi na akong nanonood. Binabalik-balikan po yung mga luma nyo upload. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Sarie Tony. Good evening po sa lahat, sabi ni Ma'am Sailin Liwanag. Hello po, Ma'am Sailin. Kinig-kinig po, sabi ni Ma'am Sailin. Salamat ng DJ. Ayan, from Romiel Tixon. Ask ko lang po, ano po ang tamang teknik para maganda at tahi sa satin na tela? Thank you. Ayun. Ang napansin ko kasi talaga, mahirap tahiin ang satin. Mahirap siyang tahiin kasi madali siyang manis-nis, madali. Kailangan dyan ang gamit natin karayong yung medyo maliit. 11. Tapos, dapat, maganda talaga bago yung karayong yung pagkasatin. Yun lang naman ang ano ko. Pero pagkado sa mga dugtong-dugtongan, tsaka yung tope, lalo na pagbabayas ka, medyo mahirap talaga kasi pumipilipit siya. Yun lang. Dapat, huwag tayo tawag dito pagka pabayaskat yung ating tatahiin. Huwag tayong maghahatak. Huwag natin nga hatakin kasi titilipit yun. Dapat alalay. Alalay lang. Ano po ba ang tatahiin nyo, ma'am? Or Sir Romel Tixon. Ayan. Kasi ako dati, nung gumawa ako ng pag gumagawa ko ng costume ng mga sa UN, ganun, pag mga skirt na bayaskat yung mga circle, hindi ko siya tinatahi sa laylayan. Nagsusunog ako. Yung dulo nun, pinapadaan ako sa may kandila. Sa apoy ng kandila. Malinis naman din siya tingnan. Tapos, hindi ka pa mapapagod makikipaglaban sa tela. Kasi kahit, minsan kahit edgingin mo siya, pagka tinahi mo na pilipit pa rin siya. Ayun, medyo maselan kasi yung talaga eh, ang satin na tela. Ayan, isagot pala si Sir Mel. Isagot si Sir Mel. Sa pagtahi ng satin, kailangan medyo malaki ang suwing alawan. Kasi madali manisis. O mapunit ang tela. Ayun nga, Sir Mel, tama po. Kasi meron nga din akong natahian. Na nawarak. Nawarak siya. Parang, costume siya eh. Yung unang gamit, okay pa. Tapos nung pangalawang suot, natastas na yung tagiliran. Di nirepair ko. Tapos ng pangatlong suot na, ayun, naraspas na naman. Kasi nga, wala
na siyang masyadong alawan, hindi na siya ma, ano, kumbaga, mahabol mo man siyang tahiin, liliit na yung damit. Ayun ang mahirap sa satin. Tama si Sir Mel. Ah, maganda. Medyo malaki. Siguro malaki na Sir Mel yung one inch na ano, no? Allowance para sa gilid. Tama. Yun din pala yung isang naging problema ko nun. Nanahi ako ng satin. Hello, Ma'am Elizabeth Alejandro. Good PM po. Short pag walang edging. Nakulubot sa crotch. Paano ang technique? Wala kasi akong edging. Ayun po, ma'am. Yung sinabi ko na ano, paraan ko ng pagtahi noon sa may sofa cover na ginagawa kong 1 inches yung allowance. Nagtatahi muna ako sa mga dulo, lalo sa punja. Sinatahi ko muna siya papasok siya sa right side na maliit lang, mga 1/4 para maitago siya sa right side. Sa right side. Kasi pagka nagtaklob na yung right side sa right side at nakatiklop yung mga dulo niya, tapos pinagdugtong mo na, pwede mo pang pasadahan dito. Hindi na po po ipilipit yun. Hindi na rin po yun magninismis. Pagka ganun po ang ginawa. Ayan, maraming salamat din po, Ma'am Christina Bagadio. From Connie Dividon, Davidon, ayan. New beginner po ako. Sinusubaybayan po po kayo. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Connie. Ayan, sana mabigyan ako ng idea, ano, medyo mura na edging. Saan ako makakabili at anong brand. Thank you. Kung ano, kung kayo po, gustong bumili ng magandang edging talaga, pwede naman yung mga Recon, kahit hindi siya brand new. Kaya lang, ang presyo nun, alam ko yung edging ko, nabili ko siya ng 12,000. Kasabay yung high speed. Pag hindi kasabay, 14K yata yung presyo sa akin noon. Parang naka-discount ako ng 2K. Dun sa pinagsabay kong bili ng high speed. At saka ng edging. Overlock po yun, yung pang portrait. Pero pwede rin siyang edging. Tatanggalin mo lang yung isang karayon. Tapos tatlo lang ang sinulid. Ayun, pwede siyang overlock, pwede siyang edging lang. Pero kung halimbawa, ano, medyo kapos yung budget, pwede naman po yung mga portable na edging. Yun. Nakabili rin kasi ako noon. Maganda naman siya, guys. Depende na lang sa paggamit siguro natin. Hindi nga lang siya kagaya ng mga ano, heavy duty na pang ano yan, pang sabak yan, magsabak sa maramihang tahi, yan, kahit medyo makakapal, pwede siya. Pero yung portable kasi, kailangan natin ingatan. Medyo may kasalanan siya. Pero nakasubo kasi akong gumamit nun. Kasi yun yung una kong binili. Bago ako bumili na mga heavy duty. Bumili ako ng portable kasi gusto ko talagang makapag-gawa ng damit na makamatapong kasi. Damit na pang benta. Kasi mahirap din magbenta. Pag ano, parang kasi pag may edging, nagkakaroon ng quality yung tahi natin. Eh. Hindi kagaya ng walang edging. Parang hindi siya ganun kaan na parang paninda. Pambenta natin. Kagaya nung may kilala ako, nagre-reseller siya eh. Kagaya namin, ang tahi namin. Pang-reseller yun eh. Merong nagpapatahi sa akin, tapos i-re-resell pa. Kumbaga maraming pupuntahan yung ginagawa natin tahi. Kaya maganda rin investment kung makakabili tayo ng heavy duty. Pero kung beginner, tapos nagpa-practice pa lang naman, pwede naman ang mga portable. Ayan. Siguro ano, yung nabili ko ng portable nasa 5K. Brother siya. Almost, ano, parang brand new, parang, ano, bago eh. Nakapili kami ng parang bago. Nasa nanay ko na. Ang naging problema ko lang doon, kung hindi ko siguro ginawa yun, kung may babalik ko lang, siguro hindi umingay. Ang naging problema sa kanya, kasi maayos siyang nananahi, maganda ang tahi niya eh. Ang naging problema lang niya, na ipantahi ko siya ng
Hindi ko tinatapos yung binaston ko. Basta pinahiyan ko doon sa may single na ordinaryong takip. Tapos, hindi ko tinabas. Alam niyo na, pag nagbaston, di ba, babawasan na lang natin yung pagganan. Hindi ko siya tinabas. Ang pinangkat ko yung edging. After ko siyang maipangkat doon sa may edging, na in-edging ko siya na ginamit ko yung blade ng edging. Medyo umingay. Tapos parang medyo kumurol. Pero kung hindi ko ginawa yun, ayun, maingatan natin yung edging ng mga portable. Dapat yung ating tatahiin ay sakto na. Sakto na yung tela niya doon sa kumbaga hindi natin masyadong pupwersahin. Hindi natin masyadong pupwersahin yung pinaka-blade ng ating edging. Para hindi siya mapuwersa kasi iba ang pyesa ng mga industrial eh. Iba yung pyesa ng mga ano, kasi maliliit lang din ang mga pyesa ng mga portable. Pero pwede. Pwede po yung portable yun. Medyo mura kung low budget. Ayan. Pag-iipunan naman yan guys eh. Matatansya din natin yan kung kaya na natin bumili. Tsaka masusubukan nyo na pagka meron kayong portable. Kikita kayo. Makikita nyo, ayan na yung magiging linya ng business nyo. Ayun, mapag-iipunan nyo na po yun. Hindi rin po masasayang kung bibili kayo ng kagaya nun yung sa akin na ibigay ko pa sa nanay ginagamit niya ngayon. Ayun po, Ma'am Elizabeth. Sana po ay nakatulong yung sinabi sa inyo. Ayan si Ma'am Nona Normie, nasa bahay na lang daw siya. Hindi na pala siya nakakapag turo. Ma'am Nona Normie, kahit sa online po, hindi na po kayo, hindi na po kayo nagtuturo. Hello, Ma'am Cecilia Gestiada. Ayan ang masipag yan si Ma'am Cecilia. Magandang gabi raw po sa lahat. Kumusta na po, Ma'am Cecilia? Ayan kasi may pasok yan si Ma'am Cecilia sa araw. Sa gabi mananahin siya. Di ba? Ang sipag. Imbis na magpahinga na mananahin pa. Love niya talaga ang pananahin. Ayan. Salamat din, Ma'am Ellen. Pang vlog na lang. Pang family at sa hindi matanggihan. Ayan ako. Talagang ganun eh, no, Ma'am Nononormi, no. May mga customer tayong suki na pipilitin tayo. Hello! Shout out kay Erna Bolos. Hello, hello din po. Good evening sa lahat, sabi niya. Yung spandex polyester fabric, pwede po ba sa nagamitin sa bedsheet. Paano po kaya tabas nun? Same pa din po kaya. Gaya ng tailang pang bedsheet. Ano? Hindi. Kasi pagka pinares mo siya sa tabas ng Canadian, lalaw-law siya. Kailangan na yun, negative. Magbabawas ka pa. Halimbawa, yung saktong sukat ng tela, ay ng sukat ng bedsheet, magbawas ka. Siguro magbawas ka ng halimbawa, 48. Bawasan mo siya ng mga 2 inches. 2 inches bawas mo pagka yung mga spandex talaga. Kasi lalaw-law. Ang tendency nung lalaw-law siya pagsakto. Hello din po, Ma'am Janelyn. Hello. New subscriber. Yeah. Thank you. From Zell Tom, good evening po at sa lahat ng viewers nandito. Rachel Serio, ayan, dinati ka ni Sir Mel. Mention ka. Ayun, tama, Ma'am Elizabeth. Duster daw po. Malaking tulong din ka, yung may edging. Kahit portable, Ma'am, pwede. Basta, ingatan nyo lang po para medyo matagal kayong magsama. Kasi pagka hindi iningatan, kagaya nung ko, may portable po akong binili para sa bottom holder. Kahit
hindi ko siya ginagamit sa ibang feature niya na tahi. Kasi marami siyang ano yun, style ng pagtahi. May mga burda, iba-iba klaseng burda. Hindi ko siya nililipat-lipat kasi gusto ko talaga maingatan. Gusto ko siyang pang-button hole lang. Ayun. Tinoyo. Bumigay pa rin. Pero nagawa pa siya. Nagawa pa kasi kausap ko kanina yung pinagpagawaan ko. Nagawa naman siya. Kaya lang hindi na maibalik. Hindi na niya maibalik yung button hole. Tapos, parang style mechanical na rin siya. Pero sa ano, sa aging, hindi naman, ano, hindi naman mechanical ang aging. Ano yan? Tawag dito. Ay, hindi electronics. Mechanical siya. Kasi as in, aging lang naman ang style ng tahi. Hindi kagaya ng mga may burda-burda. Ayan. Yung mga digital. Medyo madaling mahira. Ayan, mention ni Sir Mel, si Tita Nora. Tsaka si Cellphone. Good evening din po, Ma'am, Amy Barrete, watching here from Tagbilaran City. Thank you sa mga dagdag ko alam. Maraming salamat po, Ma'am Amy. Ayan, mention din ni Sir Melty, Ma'am Cecilia at si DJ Adele. Hi po, from Nell Tubes. Tubes. Tabs. 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 Baka mali ako. Pasensya na sa maling basa. Hi po, thank you po sa inyo. Nakabuo po ako ng ginagawa ko sa... Dahil sa video nyo po, ma'am. Narorongkat lang ako madalas sa bed cover. Nalilito po ako kung saan ako magsisimula mag-cut. Kaya nagdudugtong. Ala. Alin po yun, ma'am? Sa may ano po ba? Madalas. Hindi, mga ilan. Hindi naman madalas. Nalilito sila doon sa paggupit ng corner. Hindi nila nalalagyan ng allowance. Kaya yung sabi niya, ano daw paraan. E di, magdudugtong po. Kaya lang, makikita na yung dugtong natin doon. Kasi ano, nasa kantong-kanto siya. Maraming salamat din po, Ma'am Neil Tubbs. Sabi ng asawa ko, Tubbs. Gandang gabi rin, Sir Mel. Nood muna hanggat wala pang trabaho, sabi ni Zell Tom. Hello, Sir Mel from Cecilia Gisiada. Hello rin po, Ma'am Rosalie Gonzalez. Magandang gabi rin po. Ayan, meron pag may gusto pang magpaturo, pero pattern making, continue ako, mahirap makalimutan basic. Dapat talaga, ayan si Ma'am Nona Normie, dapat ano, continuous yung paggawa natin. Kung halimbawa nananahi tayo, ayan, dapat tuloy-tuloy. Yan, expert na yan guys ha, nakakalimut. Kasi natry ko yan nung nag-pandemic. Puro face mask ang hawak ko ng 3 months. Tapos nung may nagpatahi ng damit, nakakalimutan ko. Nagre-review uli ako ng ano, ng paggawa ng pattern. Pati sa pagtahi, para ako, ang hirap pala pag huminto ka, 3 months lang po yun. Huminto ako ng pagtahi ng damit. Para akong mag-aaral uli. Meron nga akong nagpapatahi sa akin, ng pinasa ko sa iba. Kasi sabi ko, hindi ko siya ma-rush. Kasi dapat, kung tatahian ko yun, magre-review pa ako ulit. Kailangan, rush na. Kaya naipasa ko sa iba. Ayan, ganang gabi din, Sir Mel, sabi ni Miss Rachel.
Sorry guys ha, sa late na basa. Ayan, para. Sabi ni Ma'am Ayesha, may, ayan, si Ma'am Ayesha, ito yung masipag to eh. Maraming gawa. Kayo po ba yung nasa ano? Nakakatulong po yung tutorial niyo po na kung paano gumawa ng short ngayon, may bago na ang short si Mami. Thank you. Ayun. Ay, hindi pala siya si Mama Ayesha. Hello, Mama Ayesha. Maraming salamat po. Ayun. Sana marami pa kayong matutunan sa ating mga ginagawang video. Ayan, Sir Mel, Beneventura, hello daw po, sabi ni Mam Nononon. Hello sa mga bagong video. Ayan, si Sir Mel kasi masipag gumawa ng video yan. Nahinto lang yan kagaya ko nung mga nakaraan. Si Sir Mel, medyo sumama yung pakiramdam. Pamilya sila para nagtatrangkaso. Ako nung nakaraan naman, kala ko makakagawa na ako ng mga video. Ewan ko, ang hirap. Sabi ko sa asawa ko, bakit, ang dami kong iniisip gawin. Na i-video pero yung hindi ako makapag-focus talaga. Ayan, sabi ni Ma'am Emma Bolos, ayan, sorry. Sa edging machine, low budget, pang household use. Ano po mas better, 2 to 3? Or 4 thread? Thank you. Ah, 3 thread. 3 thread lang po, okay na po yun sa ano, sa kung edger. Yung pang lakalang natin sa ano. Pero kung meron na kayong ano, kung bibili kayo halimbawa ng, kung halimbawa wala pa kayong single o ordinaryong tahi, ah, meron namang nabibili na may ordinaryong tahi na, tapos meron pa siyang pang sigsag na parang pang edging na rin. Ayun, kung pang sarili lang ha, yung pang bahay lang na hindi natin gagamitin sa business. Ayun, pwede na yun para sa mga low budget. Ayan, good evening din po, Ma'am Chris. Erish Rebukan, magandang gabi po. Hello sa lahat, sabi ni Ma'am Nononon. Ayan, hi po, Ma'am Chris. Ayan, gandang gabi po from Ellen Rebukan. Gandang gabi din po. Ayan, magandang gabi po. Ayan si Ma'am Ami Swing. At sa lahat ng nandito, magandang gabi watching here habang nananahi. Ayan si Ma'am Ami, taga Baguio po yan. Ayan, meron din siyang mga video tutorial tungkol sa pananahi. Isa rin po siyang vlogger. Ayan. Mapapansin nyo guys sa mga video niya. Naka-ano siya, naka-sweater, yan. Kasi malamig yung lugar nila. Ayan, portable yung akin yan. Sabi ni Ma'am Zell. So, nagtatahi po ako ng master, kaso di ko nagawa ng maayos yung sa V-shape sa front. Lumalawlaw. Ay, depende po kasi yun sa ano, ma'am, sa tela. Ano po bang telang ginawa niyo? Saka yung ano. Meron tayong ginawang V-shape. Sa ano? Ano ba ginawang V-shape? Sa vintage dress. V-shape siya. Pagka hindi stretch yung tela, pwede natin gamitan ng ano. Parang facing lang siya sa loob. Tapos may ginawa rin akong V-shape. Yung dress din na ano, continuous sleeve yung stripe, makikita niyo yun. Ano naman, ginawa natin parang ribbings. Ribbings ng, tama ba? Parang ribbing siya ng t-shirt. Ganon, tapos dinugtong natin yung dito ng pabi. Kasi pagka diniretso lang natin yung parang pinaka-bias na o ribbings niya, luluwa talaga yun. Meron pong paraan para maging bi pa rin siya. Kahit na tinahin natin siya ng diretso dito. Yung sa style ng pagdudugtong nung ano, nung nilagay natin sa leeg. May paraan po. Ayun pa, ano na lang po, meron po tayong video nun. Para wag lumawlaw yung ating lalagay sa leeg. Pagka-binit.
Hello daw po kay Ma'am Aileen. Sabi ni Ma'am na Norby. Ayan, tanong po ni Ma'am Aileen Rebukan. Ano po, tanong ko po ako, pag po ba ang kama ay mattress, ano po ang mga, ano po mga sukat noon at ilan ang mga yarda ang dapat gamitin? Salamat. Yung mattress, ano po yung mattress na sinasabi niyo? Kasi alam po yung mattress bedsheet eh. Parang ano po ba? Parang kumot po ba siya, Ma'am Aileen? Aileen Rebukan, yung parang siyang comforter. Parang ganun. Opo. Kung halimbawa gagawa po tayo ng sarili nating tahi, pwede po natin siyang sundan kung parang style kumot kaysa yung parang comforter. Yung sukat na binigay natin sa paano gumawa ng kumot. Ayun. Pwede po yun. Kasi kung parang style comforter na ipapatong lang doon sa bed, kung hindi siya kagaya ng bedsheet na ano, yung sinasabi niyo na garterize, pwede po yun, parang kumot. Pero kung may, ano, made to order, pwede niyo naman tanungin po yung nagpapagawa sa inyo kung ano sukat ng kanilang mattress. Kailangan nilang mattress. Kasi minsan sa bedsheet din, pag duda ako doon sa sukat, sinisigurado ko. Pag hindi ko sigurado, hindi rin sila sigurado, hindi ko nalang tinatay kasi mahirap mag-repair. Tapos pagka hindi na kayang i-repair, halimbawa, biti na yung tela, edi papalitan pa natin yung tela. No? Mahirap, mahirap. Pag hindi sure. Hello po, good evening din po. This is Audrey Rose. Andres, show hello, hello. Hi din daw kay DJ at Mom's Corner, sabi ni Nuno. Thank you po sa mga vlog, sabi ni Mom Nail Tab. Salamat po sa pag-share ng kaalaman. Ayun guys, nga pala, baka meron ditong gustong mag-join sa ating FB group. Sharing is caring, happy sewing with Joe Modesta. Baka meron pang hindi naka-add dyan at gusto nyo mag-join. Welcome po kayo guys. Ano lang kayo dun sa ating FB. Mag-request lang kayo to join. Tapos, siguraduhin nyo lang masagot nyo yung tatlong nakalagay na ko. Para ma-accept po kayo doon. Ayan. Thank you din, Ma'am Emma Bolo. Salamat din po. Ayan, si Sir Cinco TV official. Ayan, si Sir Cinco, meron din siyang channel. Baka like nyo rin siyang i-follow. Maganda guys, tinitingnan din natin yung ibang mga kasamahan natin ng mga yung mga video tutorial nila kasi may kanya-kanyang diskarte ang mga mananahi. Ayan, nakita ko yan base sa karanasan ko. Sa mga nakilala ko na mananahi, meron silang kanya-kanyang diskarte sa pananahi. Meron tayong mga matutunan. Ayan. Meron ako mga nakasalamuha na nakakuha rin ako ng mga technique. Ayan, gaya niya si Sir Cinco. Ayan. Titingin-tingin tayo sa mga kasama natin mga gumagawa ng tutorial. Kasi guys, hindi lahat alam ko. Meron akong alam, hindi alam ng iba. Pero merong alam yung iba na hindi natin alam. Hi Ma'am Ami from Nona Normie, may pinag-aaralan ako na video. Video mo na shoes cover, sana ma-perfect. Di ba? Si Ma'am Nona Normie, nasabi ko sa inyo expert. Nanonood kay Ma'am Ami Suwing Vlog. Si Ma'am Ami Suwing Vlog is parang meron lang din siyang kumbaga hindi likas sa kanya ang sa pananahi, hindi siya ganun pakatagal. Sabi nga niya, bago pa lang naman siya. Pero, ang nakakatuwa kay Ma'am Ami kasi, kahit bago pa lang siya, makikita mo na marunong talaga. Ayan, si Ma'am Nona Normie, kahit expert siya, tumitingin din siya ng mga video dun sa ibang mga kasama na tutorial. Kasi
kasi mas madali talagang maintindihan guys eh, pag Tagalog. Hindi mga marunong masyado sa English kagaya ko. Ayan. Papanoorin natin yung mga Tagalog. Hi, Mommy Normie. Miss you from Eileen Fernandez. Ayun, si Eileen Ribukan, sabi niya, bedsheet. Bedsheet po siya. Ayun nga po, ma'am, ano. Bedsheet. Pag bedsheet po, ma'am, yung ano, yung may video tayo niyan. Yung mga sukat, kung anong sukat, ano-ano ang mga sukat ng bedsheet at punda. Tapos kung ilang yarda ang kailangan natin bilhin sa bawat sukat. Ayan. Baka hindi niyo pa po, ma'am, nakita yung ating video, ma'am. Ma'am, eh, pwede niyo po siyang bisitahin at pwede rin po kayong mag-jot down na para meron tayong babalikan kahit minsan di tayo makapanood. Makakabisado natin yan, guys. Ayun, ma'am, Ellen Ribukan. Pasensya na, guys, ha, kung ano, sana mapagpasensyahan nyo kung ano lang po yung aking nakakayanang isagot sa inyong mga katanungan. Ayan, welcome po yung mga nandito na content creator din na ating mga kasama na magsagot dun sa ating mga kasama na nagtatanong din. Ayan, ating mga beginner. Ayan, sabi ni Ma'am Zelto. Ah, thank you daw. Magtatastas ako mamaya. Ayan. Maganda yan. Tastastahi. Kasama po yan talaga sa buhay ng mananahi. Huwag mong sabihing expert ka. Magtatastas ka rin dahil nagkakamali ka rin. Ayun. Ako din. Nagkakamali rin talaga. Kaya isipin nyo na lang guys, kahit beginner kayo, di ba? Mapil yung hirap-hirap naman. Isipin nyo na lang yung mga expert na nagtatastas din. Di ba? Kasama talaga yan sa buhay ng mananahi. Ayan, hello, Ma'am Nono Normie. Sabi ni Ma'am Scorner, hello everyone, big lang po muna. Ano yun, Ma'am Scorner? Bigi? Ala, sabi ni Mnon, Ma'am Nona Normie, expert po kayo kasi, ano, nakakapagturo kayo. Oo, yung, ha? Background pala yon yung, ayan. Bilang ano, bilang naging estudyante, at kilan lang naman din ako natuto, ma'am, saka sa experience, kinikilala ko si Ma'am Annie Normie na expert kasi, mas matagal na siya sa industriya. Mas marami na siyang karanasan, mas marami siyang alam na tahiin ng mga komplikadong bagay. Nakita ko nga yung ginawa niya. Ano ba yung ginawa niya? Sabi, hindi ko na maalala. Ang dami kasi mga video, hindi ko alam kung kanino ko napanood. Basta alam ko, pag medyo matagal na sa industriya ng pananahi, ayan, kagaya niya, naka-experience pa siyang magturo sa resta. Kinikilala natin mga expert yan, guys. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, sabi ni Ma'am Sulita Guayco. Hello po, Ma'am Sulita. Salamat po sa ating sa pagbisita niyo sa ating chat. Sa ating live, nauutal naman ako. Nauutal. Inom daw muna ang kape, kape tayo. Nagugulong-gulong na. Sorry po, Ma'am Sulita. Salamat din po, Ma'am Ellen Ribukan, ha. Sana huwag po kayong magsawang makinig sa atin. Hello din, Ma'am Scorner. Hello daw, sabi ni Ma'am DJ Adele. Ayan, kayang-kaya ni Ma'am Nona Norm. Ma'am Ami.
Ayun, di ba? Maraming kayang tahiin si Ma'am Nona Normie na hindi pa natin natatahi. Pero alam ko, pag matutunan natin yan, malaman lang natin yung tamang paraan at dati. Kaya din natin yung ginagawa ng mga expert. Kailangan lang ng panahon. Kailangan lang ng tiyaga. Tiyaga, panahon para makuha natin kung ano din yung mga nagagawa ng mga mas nauna sa ating mga mananahi. Ayan, huwag tayo magsasawang mag-practice. Practice lang ng practice. Oo guys, marami pa rin akong hindi kayang tahiin. Nakatry akong magtahi ng coat isang beses pa lang. Kasi mag-GS yung anak ko. Tapos may kilala ditong mananahi ng coat. Nagpaturo ako. Noong time na yon hindi ko pa naisip na i-video. Video habang tinuturuan ako. Yun, nung kailangan ko uling manahi, GS uli ng anak ko, sinatry ko uli. Hindi ko na siya maalala. Hindi ko na maalala, pinipilit ko siyang i-repress na kala ko, alam ko. Kahit balikan ko yung pattern na ginawa ko nung una, hindi ko siya nabuo. Sayang yung tela ko. Yun talaga, kasama yun. Dapat talaga, pag may nagtuturo, makikinig tayo. Para, wala pa kasing YouTube. Wala pang YouTube noon. Wala akong account na pang YouTube. Wala kami internet. Para maghanap ako ng mga video. Para matuto. Ayan. Ngayon, advantage yung nagkaroon ng pandemic para magkaroon kami ng internet. Kasi wala talaga sa plano, wala sa kaplano-plano namin noon na magpakabit kami ng internet. Ayan. Isa din yan guys sa dahilan. Bakit din ako gumawa ng tutorial. Kasi noong mga panahong wala kaming masyadong tahi, ayun, nakakapanood din ako sa YouTube. Naisip namin, sabi ko, subukan kaya natin gumawa ng mga tutorial. Tapos yun nga, nauso yung mga bedsheet. Bakit hindi? Ituro din natin sa iba kung ano yung mga sukat niyan. Malay mo. O, di ba? Yung mga walang trabaho na mayroon namang makina. E di, matutulungan ng video natin. Tapos ayan. Ayan, balita ko nga. Balita ko lang sa inyo. Kasi kanina nakausap si Ma'am Magsen. Magsen, makina sewing. Yung sino dito yung mga nakakilala kay Ma'am Magsen? Nakilala ko din siya sa ating group. Sa ating group ng FB group ng Sharing is Caring. Happy Sewing with Jomo. Nakilala ko siya doon. Tapos tinanong ko siya kanina. Sabi ko, Ma'am, ano po ang ano nyo, observation nyo? Naging mabili po ba ang makina simula nung, kailan nagsimula nung pandemic? Naging mabili ba yung naging mabili po ba ang sewing machine? Kasi ang tinda niya karamihan portable. Pero tinanong ko meron din siyang mga ano pang heavy duty. Nagdi-deliver din sila sa probinsya. Hindi man nagdi-deliver. Bus ship o kaya sa barko. Ayun. Nung nag-pandemic daw, dumami. Halos hindi sila magtanda o gaga sa mga order sa kanila ng makina. Ibig sabihin nun guys, nung nag-pandemic, kasi dahil maraming nawala ng trabaho, na-stay sa bahay, nagkaroon ng mga tao na gusto rin kumita, tapos marunong manahi. O kaya, meron silang internet, nakikita nila, ito yung mabili, face mask. Tingin ko, yun yung isang dahilan, kaya marami ding nagkaroon ng interest sa pananahi. Ayun. Ayun nga, sabi ni Ma'am Magsen, marami, or naging mabili yung mga makina nila nung nag-pandemic. Ayun guys. Ilan silang pwesto doon kung lahat ganun. Lahat ganun na mabili ang makina. Ibig sabihin, kung sa araw-araw bumibenta sila ng 5 lang na makina, kung ilang pwesto yun, di ilang tao yung nag-aaral ng manahi. Kaya din siguro, kasi nag-uusap kami ni Sir Mel eh. Si Sir Mel lang kakausap ko siya. Matagal na kasi siya nauna siya sa akin mag-YouTube. Noon, hindi naman masyado pinapansin ng mga gawang Pilipino na YouTube. Kaya parang ilang piraso, parang 3 o 2 silang nag-YouTube noon ng Tagalog. Ayun, hindi siya masyadong napapansin noon. Kaya nag-ano rin siya sa akin, nagsasabi rin siya sa akin na
Parang mabilis, mabilis yung pag-angat ng channel ko kasi 3 months lang nakuha na natin yung requirements ni YouTube na monetization. Tsaka yung waling subscriber na 1,000, dapat makuha mo yun ng isang taon. Tapos 4,000 watch hour. Nakuha ko lang siya guys ng 3 months. Ayun, sa awan ng Diyos, 3 months. Kaya parang nagbulat din si Sir Mel. Sabi ko siguro Sir Mel, dahil nga mga tao na stay sa bahay, na wala ng trabaho, nagkaroon sila ng idea, nakikita talaga sa pananahi. Ayun din yung naging chance, o yun din yung naging dahilan, kaya napapanood yung ating mga tutorial. Kasi nga, marami nang nagkaroon ng interest sa pananahi. Ayan, gaya niyan, yung friend ko, dati hindi siya, kumbaga wala siyang kumpiyansa sa pananahi, parang ano lang sa kanya dati, parang hobby-hobby. Tapos pag moody-moody pa, pag ano lang may mood. Ayun, nung gumawa tayo ng tutorial, sabi niya nga, lumakas yung loob niya na tumanggap ng mga tahiin. Kasi nga, mayroon siyang susundan doon sa video. Ayun, yun guys, yung dahilan din na kung bakit tinutuloy natin yung video natin. Kahit nung na-monetize kasi ako guys, kala ko kasi kikita ako ng malaki sa YouTube. Yung isa din sa dahilan. Parang, pag nag-YouTube ka kasi, ang balita noon, malaki ang kita. Ayun. Parang medyo naiinip-inip na ako. Sabi ko, ano ba yan? Ang dami-dami kong tatahiin. Tapos gagawa pa ako ng video. Ang tagal-tagal gawin. Lit-lit lang naman ang kita. Nag-open ako sa inyo, hindi ako nagre-reklamo. Sinishare ko lang din sa inyo yung mga napag-uusapan namin ng kapwa ko. Ng kapwa ko gumagawa ng content. Kasi nai-enjoy ko na siya. Nai-enjoy ko nang gumawa kahit na papaano. Kahit papaano kumikita naman. Pero hindi nga lang siya ganun sa ina-expect natin pagka-vlogger ka, di ba? Para kilala ka. Nahiya nga ako eh. Kumamagsin ka din. Sabi niya, salamat po ng Diyos. Sabi niya, ganyan. Ano, nakausap ko po kayo, ganyan, ganyan. Natuwan-tuwa siya. Sabi ko, naiiya po ako. Sabi ko, hindi naman po ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Sabi ko, wag po kayong masyado sa akin. Sabi ko, kagaya niyo lang din po ako. Ayun, nagkataon lang kasi nakikita tayo sa YouTube. Ayun, kami pa nakapag-share tayo. Pero hindi naman tayo ganun kagaling. Ayan, sorry guys, ang dal-dal ko. Ano ba yan? Nasaan na ba tayo? Ang laki to ng bata. Asa na ba ako naputol? Ano ba yan? Sorry sa hindi gumabasa. Dito na ako kay Ma'am Priscel. Subscribe ako kay Ma'am Nona, Normie. Ngayon ko lang kasi nakilala siya. Watching from Lucena. Grabe, laki ng magmumamdyo. Oo nga, sa aming mag-asawa to. Kaya nagtimpla ako. Hati kami. Yung kalang hati ka niya na, tinirin niya na sa akin to. Ayan, hindi na ako makainom kasi dumadaldal ako. Ayan, sa subscribe daw si Ma'am Norma. Diba? Maganda dito guys sa live. Pag may pumunta sa atin ng mga kapwa natin, ayan, mga creator din ng video sa YouTube, napapakilala natin sila sa inyo, guys. Ayan. Yan din naman ang ginagawa natin sa ating FB group. May pagkakataon din sila doon na makapag-share din sila ng mga link na nilang mga bagong tutorial. Ayan. Ibigyan din natin sila ng ayan, si Ma'am Priscel. Ma'am Priscel, naka-add na po ba kayo sa ating FB group? Andyan din po kasi si Ma'am Nona. Nagpo-post din po dyan si Ma'am Nona ng kanyang mga video. Ayan, Ma'am Priscel. Subscribe niyo yan lahat. Sila Ma'am's Corner, si Ma'am Abby Suwing, si Sir Mel, DJ Adele. Ayan. Marami po tayong matututunan sa kanila. Hello, Ma'am Erlene the Bautista. Hi, Ma'am. Good evening.
Ako yung makulit na laging nagtatanong po sa messenger. Hello din po sa inyo. Ma'am, pasensya na kung hindi ko kayo matandaan. Ano ba yung mga pinag-usapan natin noon? Ayan, basta pag hindi naka-reply, ibig sabihin, di sila. Pero pag may time naman, ayan, nagbabasa tayo ng mga grabe, kape mo. Overnight ba ang live natin at sobrang laki ng mag... Siguro wala ng... Ano? Hiccup yan. Lamay ba to? Lamay to kung lamay. Lalo na kung... Malulobat lang kasi ako nun. Ayan, issue daw, sabi ni Ma'am Ami, DJ, Ma'am DJ Adele, and for issue. Asa na, napansin ko din kape mo. Coffee lover kasi ako, ako po. Pag nagtimpla kami, mag-asawa hati na kami dito. Ayan. Yung isang kape, kasi natatamisan kami pag maliit ng baso. Kaya nilalagay namin siya sa malaki para hindi siya ganun katamis. Tapos happy pa kami. Gala-gala mo daw si Ma'am DJ. Miss you daw, Ma'am's Corner. Hello po, Ma'am Charlene. Hello din po. Ay po, sis, tips naman po paano maging malinis ang tahi kahit walang aging. Ayan. Meron tayong mga, late ba si Ma'am Charlene? Hello po, Ma'am Charlene. Kanina kasi may nagtanong yan eh. Ayun, pag, ang malinis ang tahi kung walang aging, balansyana po, balansyana. Kung alam niyo po yung dobling tahi, tatahiin mo sa labas, tapos ibabalik, tatahiin din sa loob. Ayun po, malinis. Malinis po yun kahit wala tayong aging. Yun po yung isang paraan ng pagtahi. Pero mas bet ko, noon, nung gumagawa ako, yung nilalagay nating allowance sa dulo, kung hindi 3/4 inch or 1 inch, nagtutupi tayo sa dulo ng tela, lahat ng mga gilid tinutupi natin. Mo? Lahat ng dulo tinutupi natin na papunta sa right side. Papunta sa right side, yun, mga 1/4 inch lang. Bakit papunta sa right side? Kasi pag nag... Tatpo na yung right side sa right side, ay magkaharap. Yung tinupi natin sa dulo na 1/4 inch sa right side, pag tinahin na natin yan, pwede pa natin pasadaan sa dulo yun. Bali, isasara natin yung dulo na nasa loob na yung mga himulmul. Kaya, isa rin yun. Isa rin sa paraan na ginagawa natin. Sige, matagal po akong walang engine eh. Kailan lang po ang aking engine. Napaka-humble. Naiya nga po ako eh, Ma'am Nel. Minsan tinatanong ko din yung sarili ko bakit ako nag-YouTube. Kasi masaya na nakakatanggap ako ng mga comment na na-appreciate yung ginagawa natin, na tingin nila sa ginagawa natin parang yun nga, parang magaling, marunong, pero kahit pa paano lang po talaga. Kahit pa paano lang po talaga nakakagawa, nakakabuo tayo. Pero doon sa galing na may mas magaling. Siguro kumbaga kung ang beginner grade 1, tapos sa middle grade 2, baka grade 3 pa lang ako. Hello! Bernie Santiago. Andiyan na si Bernie Santiago. Oo, kilala mo yun, Bernie. Bernie ka pa dyan, ah. Ayun. Umaamin siya, umaamin. Wala akong pinangalanan na ikaw ang nagsabi niyan. Habi-habi lang sa kanya eh. Pero ngayon, nakakatanggap na siya ng patahi sa kanya, o, diba?
Congrats! Silent tune in lang po muna. Ayan. From Ma'am Sulita. Maraming maraming salamat, Ma'am Sulita, sa pag-tune in sa ating live. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Dito ba si Sir Mel? Or yung ibang ano content creator dito na meron ng membership button. Nakikita nyo na po yan sa ano. Kasi sinadjust ni Sir Mel na turn on ko raw yung join button, a membership button ng ating channel. Ayan. Kaya makikita nyo na dyan sa ating channel, sa baba ng ating ano, join. May nakalagay na dyan na join. Pwede po kayo mag-join sa ating tawag dun. Hindi ko ka talaga ma-explain kasi hindi talaga ako marunong guys sa paggawa ng setup ng ating channel. Kasi ako tagagawa lang po ako ng video. Ang tagagawa, taga-ayos ng aking channel ay ang asawa ko. Ang taga-edit ng video ko, yung anak ko. Kaya pagdating sa mga settings po ng ating channel ay wala ko po akong masyadong alam. Kaya medyo hirap akong i-explain sa inyo. Ayun, yung membership button, ayun. Kung gusto niyo pong mag-join, makakatulong po kayo sa ating channel. Ayan. Meron lang pong perks. Perks na i-offer yung ating channel. Doon sa bawat button na inyong i-avail. Ayun, guys. Ayun. Tulungan niyo ako, Sir Me. Baka meron akong nasabi na hindi tama. O kaya, may maidadagdag pa kayo dun sa ating sinabi. Ano ba? Tumaas. Ayan, nasa group na pala si Ma'am Priscilla. Ayan. Ayan, nakikita niyo Ma'am Priscilla, no? Napakarami. Ano? Idea, nakakatuwa. Ang dami palang nag-pause ako doon, guys. Ayan, makuwento ko lang sa inyo ah. Wala naman dito karamihan ng member doon. Pero meron lahat siguro nang nandito ngayon. Ayan, 22,000 viewers. Maraming salamat. Ayan, doon sa ating kasing group, maraming idea, maraming kang matututunan ng idea. Doon sa mga nagpo-post doon, di ba? Minsan may mga tanong doon eh. Nagbabasa ako ng mga sagot doon eh. Kahit paano. Nakakuha rin ako ng mga idea doon sa mga sagot nila eh. Ayun, nag-post pala ako doon. Yung pala yung kinukwento ko kanina. Nag-post ako doon ng picture ng aking makina. Tapos nag-ask ko, pwedeng mag-comment din sila doon ng mga picture ng makina nila. Kahit malaki, kahit maliit, kahit mura, kahit mahal. Kasi gusto kong makita yung mga naka-join doon. Kung sino-sino o marami ba. Alam ko kasi marami. Siguro nahiya lang silang mag-comment ng picture ng kanilang mga makina. Ang karamihan o majority, ang nag-send ay mga magaganda talaga yung mga makina. Mga nakapundar talaga sila ng mga makina nila. Ang hinahanap ko sana, then kung ma-i-share nila yung mga may minis yung machine, niloloko nga ako ng asawa ko. Mag-comment kaya ako dun. Ano? Kumuha ko ng sinulid tsaka karayon. Kasi yun ang picturean ko. Yun daw yun. Yun daw yung ginagamit niya sa pananahe. Diba? Pwede yun eh. Kasi meron talaga dong member na nagkakamay lang siya sa pananahe. Wala siyang sewing machine. Kahit mini sewing machine na tig 300. Walang pambili, o diba? Kaya, parang gusto ko lang ding malaman. Kasi yung aking makina, guys, na electronics yun, yung button holder, nakikita nyo yun. Ito sa thumbnail itong live natin. Nakita nyo dun yung sewing machine na nahandon. Pinagawa ko kasi siya, kasi gusto ko siyang iparapol. Iparapol, pero hindi para sa lahat. Ipaparapol ko siya na pipiliin lang natin yung qualified na makatanggap nun, makatanggap ng makina, yung talagang wala.
Ayun, yun talagang wala, ang isasali natin doon sa parapon. Hindi lahat pwedeng sumali. Kasi kung meron na kayo, diba? Para mabigyan naman natin ng pagkakataon na iba. Ayun nga lang, guys. Isa lang siya. Isang machine lang. Ayun. Parang nakakita lang ako nag-comment doon ng mini Zoom machine, dalawa. Tapos yung isa sabi niya, sana soon magkaroon din ako niyan. Ibig sabihin, wala pa siyang makina. Pero nando siya sa group. Nakakakita siya doon ng mga idea kung paano manahin. Yun nga lang. Wala siyang makina. Yun sana yung gusto kong i-open din doon sa group. Kung yung siguro sa mga susunod, kasi bala ko yun iparapol sa 1 year anniversary ng ating channel. Sa September 12, di ko lang alam kung anong araw. Pero kung hindi man September 12, tumapat ng Linggo. Anong araw ba yun? Kung hindi siya September 12, tumapat ng Linggo, Linggo pa rin natin sa itatapat. Kasi Sunday lang talaga ako pwede mag-live stream. Ayan, si Sir Mel nga nagtatanong kung pwede raw dagdagan ko yung aking live stream. Alam, sabi ko, yung isang araw nga lang na live stream, dininervis-nervis talaga ako. Dagdag pa ako ng araw. Ayan, pang malakas ang kapihan, sabi ni Ma'am Dina. Malamig na yun. Iunin nga ako muna. Malamig na yung kape ko. Ati kami dyan, ang asawa ko, Ma'am DJ. Ayan, may ganyan akong kalaki na mag. Pink, tas may takip. Gamit ko noong nasa call center ako. Grabe yan siya. A graveyard shift, pero di ko na manapupuno. Ah, sakto daw, Sunday pala yung September 12, ayan. Sige, magla-live tayo niyan. Ayan, nawala daw yung antok. Yung antok ni Ayan, 1 week na rin daw si Ma'am Ami na walang upload kasi tinatapos ko pa yung mga order. Sana makasingit ako. Ayun. Yung paisa talaga. Yan si Ma'am Ami kasi gumagawa rin din siya ng video. Pag maraming order, naghahabol, syempre, sa oras, mahirap din isingit kung paano tayo gagawa ng tutorial. Ayan. Ayun. Kaya yung mga gumagawa ng tutorial. Alam ko yung hirap nila. Lalo yung mga wala, yung sila na yung gumagawa ng video, sila pa yung nag-i-edit. Diba? Medyo mahirap talaga. Pero kaya salamat, diba? Ang dami nang gumagawa ng video. Sana nga, wag magsawa. Kahit maliit ang sweldo. Ayan, good evening, Ma'am Annalisa Perez. Watching from North Caloocan. Ayan, taga North Caloocan si Ma'am Annalisa. Hello po sa inyo. Ayan, hello daw, Ma'am Ami Suwing. Sabi ni Ma'am Sulita Guayt. Hello din po, Ma'am Sulita. Sabi ni Ma'am Ami. Uy, nawala ito. Ayan, hello daw, Ma'am Ami. This is Ami TV from Rachel. First time na naman yan, Ma'am Jo. Join both next week. Next week, kaya ano naman kaya? Ito na pala. Share ko sa inyo yung feeling. Ma'am Ami. Nakaroon pa ako nagmama. Alam halo ka na. Ami's Corner, tsaka Ami TV. Masaya pala. Masaya. Masaya yun yung last trip na yun. Kasi first time, share ko sa inyo guys, ayaw mga wala. Sa 20,000 viewers na nandito. Kasi nagka-first time ako nung nakaraan. First time pakulay. Pakulay tawag nila dun eh. Kasi nagsisend ng, send ng pera dun sa super chat. Si Ate B yung nag-send doon ng una eh. Kasi nandun siya sa ating live. Tapos,
sinundan na sila ng, sinundan na siya ng ating mga kasama doon. Hindi ko alam. Gusto lang, natuwa daw sila sa akin eh, kaya ganun. Pinapil nila sa akin yung first time, masaya. Sana mag second time, third time, fourth time. Salamat mga corner ha. Isa din yan sa aning ang pakulay ng aking live noong nakaraan. Ayan, hello po Cinco TV. Pinanood ko din po ang channel niyo, lalo na yung paggawa ng takpans. Gusto ko matutunan kaso ang hirap. Ayun, sabi ni Ma'am Ami. Oo, Ma'am Ami, practice lang, practice. Practice. Parang mahirap pag tiningnan. Pero kung step by step yung pagtuturo, ayan, masusundan po yun. Awa tulong. Hi po, gandang gabi po sa lahat. Sabi ni Ma'am Evelyn Orot. Hello po, Ma'am Evelyn. Ayan, gandang gabi. Hello din kay Rachel Serio. Rachel Serio. Ayan, sabi ni Ma'am Nena Mendoza, tama yun, Ma'am Jo. Hindi rin ako sumali sa parapol ni Ate Yamamoto. Ayan, si Ma'am Nena. At siguro, Ma'am Nena, no, dahil meron na po kayong ano, machine. Hindi pa ako nag-join, hindi rin ako nag-ano doon kay Ate D. Ewan ko lang kung sinama niya ako, sabi ko sali niya ako. Sabi niya may isang slot daw ako. Pero joke ko yon na kung halimbawa man mabunot ako, sabihin ko na lang sa kanya. Irapol na lang niya uli. O kaya patanggal na lang natin yung pangalan natin. Nag-ano lang ako na nagbiro. Kasi binibiro ko rin siya. Sige, Ate D. Pag ako nanalo, kukunin ko. Tapos ipaparapol ko rin kasi wala akong pambili ng makina, gusto ko rin magparapol. Ayun, sabi ni Sir Cinco, medyo mahirap Ma'am Ami, katagal buuin, pero kaya niyo po yan. Tama, medyo mahirap, pero pag sanay ka na, ayun siguro kay Ma'am Cinco, sorry. Sir Cinco, no, pagka sanay na, kagaya nyo, lalo pag ginong lagi nyo tinatakit, magiging madali siya. Siguro kung hindi lang kasi linya, tapos mag-first try ka lang, talagang mahirap. Pero kung lagi mo na siyang tinatakit, kagaya ng isang member natin doon sa ating group, si Ma'am Elizabeth, ang gaganda ng mga gown na ginagawa niya, pinupost niya doon. Eh, ang gown, bihira ang nananahit. Talagang, kung titingnan mo siya, maganda ang gown na parang ang hirap-hirap. Pero sa kanya, kay Ma'am Elizabeth, madali yun. Kasi yun yung linya niya, madali lang yung gawin. May mga bagay tayo na sinishare doon na video na sabi nga niya, sa akin madali ang gown, sa inyo mahirap. Pero patahiin niyo ako niya, tinatahiin niyo, hindi ko pa yan alam. Yun. Doon kasi siya nalinya sa paggawa ng gown. Kaya yun ang madali sa kanya. Pero kung papraktisin naman, makakaya naman yun. Ma'am Ami, practice lang tayo. Ahaha, ang laki ng taas sa pang magdamag. Pang OT, kasi ano, diba, nung last week? Sarap na yung usapan nun eh, kaya lang lobat na ako. O kaya pa itong mag-OT yung ating ano, cellphone. 43. Hi Sir Mel, sabi ni ano, musta raw, sabi ni Ma'am Princess. Magandang gabi, sabi ni Sir Mel, si Ma'am Preston. Ayan. Mag-invite lang ako uli guys sa kung sakaling pa dito sa ating live na nanonood sa atin ngayon, invite ko pa yung mag-join. Kung hindi pa kayo naka-join sa ating FB group, sharing is caring, happy sewing with Jo Melissa. Join lang po kayo dyan. Welcome po kayo na makapag-share din ng ating mga ginagawang tahiin na pwedeng makapagbigay din ng idea
dun sa ating mga mananahi na pwede rin nilang maging idea, madagdagan yung kanilang idea at madagdagan yung item ng kanilang mga tinatahi para makapagbenta-benta, diba? Ayan, maraming nagpo-post doon. Mga proud. Proud mananahi. Ayan. Sir Menga, nakakwentuhan ko eh. Medyo mahina talaga ngayon. Nung nakaraan, tinatanong niya ako, naramdaman ko rin ba yung humina? Humina yung kita nung nagkaroon ng pandemic. Kasi nga, di ba, noon, malakasan sila, nasanay sila ng malakasan, natanggap, may tiyanggi pa sila. Eh, ngayon, wala na silang tiyanggi. Medyo humina talaga si Sir Menga. Eh, tinanong niya ako, noong mga panahon na yun, sabi ko nga, malakas. Malakas naman, hindi kami nawawala ng tayo. Humihina, pero hindi naman nawawala kasi tuloy-tuloy. Ayun. Nung nakaraan, nag-open ako sa kanya, sabi ko, Sir Mel, wala akong tahi ngayon. Wala. Nagka-problema yung aning madam. Yung nagpapatahi sa akin, kaya na-stop kami ng ilang linggo. Ngayon, ang ginawa ko na lang noon para kahit paano kumikita pa rin. Ilabas ko yung mga retaso ko ng mga pinagtabasa ng punda, beji. Ginawa ko pa rin siyang punda, kaya lang ano lang, 3 pares, 3 pares, hanggang 4 na pares. Tapos yung iba isa-isa. Nabenta ko pa rin naman siya, naging pera pa, di ba? Tapos binalik ko yung face mask. Kumuha uli ako ng face mask, nag-upgrade lang. Yung dati, ang ginagawa na yung face mask, yung video natin nung una, ayun, may tilted siya sa ilalim. Tilted lang yun nasa ilalim. Ang ginawa na natin ngayong face mask, ayun, may video tayo ng 3D face mask, na nilagay na natin siya ng filter sa loob. Yung nanubi na tinatawag na para siyang tela ng eco bag. O, hindi ko alam kung yun din yung tela na ginagamit sa eco. Pero pag bumibili kasi kami, ang sinasabi namin, non-woven, yun po yung nilalagay namin sa loob. Kaya, medyo nataasan pa namin yung presyo ng face mask namin na ibinibenta ngayon. Ayun, hindi lang ako makagawa ng pang-stock. Kasi naagad yung, tinatahi namin, ang natatahi ko na lang ngayon yung order. Tapos Sir Mel, yan, binaligta ko rin kay Sir Mel. Meron tayong tatahiin uli ngayon. Kasi, nagpadala uli ng tela yung ating madam. Yan, magpapatahi uli siya, kaya tuloy-tuloy. Nagbabalak, ano na binabalak kong tahiin. Para makapagtinda-tinda. Ayun lang. May priority kasi ako. Ang priority ko, kung may magpapatahi naman na tuloy-tuloy, nakikita ako dun sa babayaran ako sa tahi. Mas priority ko yun kaysa gagawa ako ng produkto ko, napoproblemahin ko pa kung paano ko siya ititinda. Kasi naranasan ko yun, guys, ang hirap. Yung gagawa ka ng produkto mo, magde-design ka, mananahi ka, ipopost mo, kakausap ka ng maraming mag-i-inquire. Kakausapin mo lahat yun para lang makabenta. Diba? Yung oras ko yun, tapos, yun, ganun. Hindi kagaya noong may magpapatahi sa'yo, tapos, ang trabaho mo na lang, tabas-tahi. Tapos, ayan na yung sweldo mo, kikitain mo na yun. Hindi ka gaya nung gagawa ka ng sarili ng produkto. Ito pa problema magtinda. Pero guys, priority yun. Pero kung wala talaga, gagawin ko rin yun, yung ginagawa nun. Kasi yung aking priority, maraming reseller. Marami ding nagtitinda ng kanyang paninda, baga pasa-pasa yun. Pati yung tubo nun, hati-hati. Hati-hati. Kaya yung nagre-reseller, yung may-ari nung nagpapatahi. Natutulungan din niya yung mga reseller niya na kumita. Yun ang maganda dun, guys. Nakaraan sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na lang magsolo? Kumbaga kasi marami naman na siyang buyer. Kumbaga kilala siya. Bakit nagre-reseller ka pa? Kumbaga, kung kaya mo nang maibenta na buo sa'yo yung kita, hindi mo na kailangan mag-sell. Ang sabi niya sa akin,
Naawa daw siya dun sa mga reseller niya. Kasi matagal na niyang reseller yun. Kumbaga, gusto rin niya kumita yung kanyang mga reseller. Eh, yun yung maganda. Naluwa ako sa kanya kasi may malasakit siya sa mga tao na dati niyang nakasama. Hindi yung porke ay kilala na ako, marami naman akong bayad. Di ko kailangan ng reseller. Mas malaki kasi kita nun eh, kung hindi ka mag-reseller. Tapos kilala ka na ng marami ka ng bayad. Ayun, binibigyan niya ng ano rin, ng kumbaga consideration yung mga kakilala niya ng matagal na nag-reseller sa kanya para kumita. Ayun, kaya sana tuloy-tuloy uli yung gawa namin. Nagka-problema kasi siya kaya nahinto kami. Hello po ma'am, Marilyn Arandio. Ayan, si Sir Mel, kumusta na raw po? Sabi ni ma'am Priscil. Ano, basa ko na ba to? Ayan. Nasa GC daw si Ma'am Erlinda. Oo nga po. Hindi ko yun ina-announce, Ma'am Erlinda. Na may GC tayo. Oo, kasi nag-post ako dun sa ating group. Sabi ko walang GC. Oo, kasi mas maganda doon open tayo sa ano sa group. Kaya lang ginawa ko yung GC kasi. Para ano, para yung minsan kasi hindi ako makareply. Tapos may marami nagtatanong. Pag inisa-isa ko siya, yun, nahihirapan akong mag-reply. Kaya ginawa ko siyang isang group. Minsan may magtatanong doon. Nasasagot na siya ng ibang mga kasama. Yung mga member din doon. Baga nagkakatulungan, sila na yung sumasagot. Parang sa FB group din. Kaya lang sa GC. Hindi lahat kasi nang nasa FB group nandun. Kunti pa lang yun nandun. Kunti pa lang kami nasa GC. Ayan, Ma'am Erlinda. Alam na nila na may GC tayo. Ayan. Sino yung gusto magpa-add dun? Welcome naman, guys. Naiya lang kasi akong magsabi na, ay, gusto mo bang magpa-add sa GC ko? Add kita. Minsan mga tinatanong ko sila. Yung mga manggilan-milan lang. Pero hindi pa ako nagsasabi na ano. Na kung sino yung gusto magpa-add ko. Hello po, Ma'am Peka Pili. Good evening po, Ma'am Jo. Good evening din po, Ma'am. Hello po sa inyo. Ayan. Kung meron pa po kayong mga question, guys, pwede po kayong mag-comment dito sa ating comment section. Ayan. Tapos na ang ating makakaya. Sana masagot natin kung ano man yung inyong katanungan. Tapos pag ako naman nanalo sa parapol sa amin yung amin, ipaparapol ko din. Parang recycle yung raffle. Pinaraffle na panalo na mo, tapos paparapol. Ayan, hello din po, Ma'am Dang Febby. Good evening po. Ayan, si Ma'am Marilyn Arandio. Nagpapa-add daw siya sa GC. Ma'am Marilyn, ano, nasa group po ba kayo ng ano, sharing is caring? Kung nasa ano po kayo, sharing is caring, makita nyo po yung aking account. Kung di pa tayo friends, pwede nyo po makita doon yung account natin sa FB. Tapos, i-message na nyo nyo. Sorry. Message nyo na lang po ako. Ayan. Ano pa ba? May mga question pa ba? Invite ko nga pala kayo, guys. Anong araw ba ngayon? Sunday. Meron din pong live si Sir Mel ng Team Buenaventura mamaya 9 p.m. Diyan sa kanyang live, karamihan ang naririnig kong pinag-uusapan diyan na nasasagot ni Sir Mel, kumbaga ano, tungkol sa mga garment, mga patahian, yung mga pang mass production, ayan, yung mga pangmasa na tahi, yung mga paninda sa tiyangge, yung presyohan sa tiyangge, ayan, yung mga ano, tungkol sa
mga makina. Kasi minsan nagtanong din ako dyan eh, sa live ceremony. Kasi naghahanap ako ng ano, yung maganda sanang ipang shearing. Shearing foot. Kasi yung nabili ko, yung pala yung sabi niya na parang barko. Yung parang barko, sabi ko parang hindi naman nagsishearing. Ewan ko kasi yung nakaranas na ito gumamit ng shearing. Pang shearing, ordinary pa lang yung aking makina yata. May pang shearing din ako. Hindi ko naman magamit kasi parang ang hirap gamitin o hindi ko lang alam kung paano gamitin. Ayun. Nung nagka-high-speed ako, yung tinanong ko nga, Sir May, ang sinuggest niya, dalawang klase pala yung alam niyang pang shearing foot. Yung isa, yung parang barko raw. Yung isa, parang mayroon siyang tornilyo sa likod. Tapos, ayun, parang siyang may tornilyo sa likod. Yung pala dapat, kahit pang shearing foot na yung ating gamit, may i-adjust pa dun sa tension natin, dun sa luwagan at titipan. Ayun, tinuro niya sa akin, kung paano luluwagan, paano natin gagamitin pagkabit ng ating attachment or shearing foot, dapat sisikip pa natin yung tension. Ayun, nakuha ko siya kaya medyo okay na yung ating shearing foot. Ayun, yun yung mga halimbawa na matututunan natin sa mga expert. Ayan, sa Sir Mel expert yan. Expert pagdating sa mga ibang bagay na hindi natin alam. Kasi ako guys, garment din ako, namasukan din ako sa garment noong bata pa ako. Hindi naman bata, nung dala ako. Kasi nung nag-asawa na ako, one time lang ako nakapasok ng garment. Pero hindi rin matagal. Saka ang tinatahi namin noong mga polo shirt, hindi ko na-experience yung mag-shearing-shearing. Ayan. Kasi sila sa Changi, kaya sanay sila sa mga ganyang tahiin, yung mga dress, yung ginagamitan ng shearing, mga mass production, yung mga maramihan. Kaya pwede tayong magtanong dyan kay Sir Mel, mamaya live niya, 19. I-invite ko po kayo. Yun. Okay po, sabi ni Ma'am Marlene. Ma'am, nag-message po ako. Sige po, mamaya na lang po, Ma'am Dang, ha? Kasi ang aking cellphone ay nakasalang sa live. Kulang ang ating gadget eh. Para sana, gusto ko sana yung kagaya kay Sir Mel eh. Habang nagla-live, hawak niya cellphone niya. Yung mga comment dun, mababasa niya. Ito hindi eh. Kasi yung amin namang laptop, pambasa ko naman to sa comment. Pag sa cellphone kasi maliit, ganyan ako. Kaya, itong laptop naman sana, yung camera nito, kaya lang may top-up. Hindi siya pang matagalan yung camera natin. Bigla-biglang namamatay. Ayan guys, i-promote ko sa inyo yung bago nating video. Kung paano gumawa ng blouse na continuous sleeve. Simpleng blouse lang siya, pero maganda. Maganda. Maganda yung kinalabasan. Tinuro natin doon kung paano gumawa ng pattern step by step. Binigay natin yung sukat, nakakasya sa small to medium, large to XL, 2X to 3X. Ginawa nating pattern para makatulong din sa iba na kung gagawa tayo ng mga panipaninda, at least meron na tayong pattern para doon sa mga sizes na kailangan natin sa, depende sa katawan ng ating tatahian. Ayan guys, simple lang yan guys, alam ko madali din siyang masusundan. Ayan guys, sinisikap natin na magawa natin yung video, o yun, step by step, para makatulong doon sa ating mga beginner pa lang po. Hello Ma'am Angie Gomez, magandang gabi rin po. Hello po Ma'am. Salamat po sa pagbisita sa ating channel. Ayan, Kaukay, magandang gabi rin po. Hello po sa inyo. Salamat po dito. Tumisit tayo. Bumesya. Meron po na question. Ayan, comment lang po kayo. Sasagutin natin sa abot lamang ng ating makakaya. At kung swertihin tayo na meron tayong mga kasama dito na mababait. Ayan, at alam nila yung ating sagot sa ating mga tanong. Ayan. Pwede po nilang sagutin niya. Ayan, promote ko rin po, abangan nyo yung ating ginawang video.
paggawa ng container cover. Ayun, kasi matagal na rin request yun eh. Kasi nakarami nag-PM pa sa akin. Ay, hindi. Ako pala yung nag-PM. Kasi gusto niya i-post doon sa, ano, sa ating group request niya. Sabi ko, pin-PM ko pala siya. Pwede ba huwag muna natin i-post? Kasi gagawan ko na talaga siya ng video. Ayun, naka-line up na talaga siya. Ayun. Ngayon, nagawa na natin yung video. I-upload na lang siya. God willing, bukas, ma-upload natin yung ating ginawang container cover. Ayun. Nandiyan pa ba yung container cover? Sabi ni Mian, kukunin niya ng 8. Di, huwag na. Huwag na. Ayun. Ayan, tinuro natin doon yung sukat, kung paano natin sukatin. Pangayos naman ito eh. Narinig yan, guys? Okay lang, marinig. Ayan, tinuro na natin kung paano siyang gagawa ng pattern, tapos yung mga sukat na ating kailangan tabasin para masundan nyo at makapag-order na tayo. Magawa na natin yung sample. Ano kayo sa lumaking nyo na ako kasi yung kasano ko dito, nagpapasabong. Dapat pag live ko, huwag ka muna dito. Guys, meron kasi ano eh, 'di ba? Yung iba gusto nila terno-terno. Terno-terno yung kurtina nila sa TV lace nila, sa lace pan nila. Hindi ko lang talaga trippy yung lace pan. Kasi parang nakakaabala siya sa pagbuga ng hangin. Ayun, ginawa natin 'yon kasi gusto nga nila materno. Sabi nga ni Tita Laura, lahat ng pwedeng damitan, damitan. Ayun. Dinamitan natin. Tapos, may video rin tayong gagawin kasi hindi ko pa natapos. Yung unboxing ng ating binili na sewing machine na portable. May binili kasi akong portable na pang button holder ko talaga yun. Tsaka, gusto ko siya dahil pag meron tayong tatahian na bawa papagawa ng cover ng sofa, di ba minsan pag nagawa natin, tapos pag nag-fitting tayo, hindi siya sumasakto, may kailangan i-repair. Eh minsan pag malayo yung bahay, uwi mo na naman yun, gagawin mo na naman, tapos babalik ka na naman. Pwede yun, dali na natin yung portable sewing machine. Kung halimbawa hindi mag-fit, doon na tayo mag-repair sa mismong ginawa natin. Kumbaga, hindi tayo magpapabalik-balik, isang anuhan na lang, isang puntahan. Isa din yan sa dahilan, kaya bumili ako ng portable, kasi nga, yun, sira din yung ating isang makina. Tapos, meron din kasi yung nagpapagawa sa akin, sabi ko, antayin ko lang yung portable. Kasi gusto ko dun siyang sukatan, dun ko siya tatahian. Kasi yung kanyang papatahian ng cover, yung kanyang, parang gaming chair tawag dun yun. Eh, di ba? May mga ano yun, may mga wave, tapos may, hindi naman siya diretso lang, may pag-anon pa. Ay sabi ko, sige, gagawin natin yan. Pag dumating yung makina, hindi ko lang alam, may naman siya natin. Ano naunahin ko. Ayun. Nag-emoji tawa si Screechill, ang dami apat. Ayan, hello, Sir Gary, Pailan. Hello po, maganda. Magandang hari po, Sir Gary. Salamat po sa pagpunta sa ating live. Ayan si Sir Gary. Ewan ko nga, tumatawa. Pindot ko. Ayan si Sir Gary, isa siya sa ideal sweldo raw ko.
ideal kita, sabi nga ni Sir Mel. Kasi maganda yung kitaan or presyo niya dun sa kanyang mga ginagawa. Ayan. Ayan yung naging bunga ng kanyang pagsikap. Kasi si Sir Gary, mga pulido ang gawa. Kumbaga parang parang mga branded. Branded yung kanyang mga tinatahi. Tsaka, marami na rin siyang nakuhang mga customer dahil sa quality ng kanyang tahi. Iyon pa guys. Kung tayo baguhan, okay lang naman kahit mura lang tayong maningil kung sa tingin natin hindi ganoon ka gaya noong quality na mga medyo mahal na tahiin or medyo mahal na item na kagaya ng tinatahi natin. Okay lang naman na maningil tayo ng mababa doon kung tayo ay mga beginner pa lang na nag-aaral. Kasi, syempre, kung magbabayad sila ng mahal tapos hindi naman nila, kumbaga mataas doon sa presyo ng nabibili sa market kagaya sa mga Shopee. O, kung tataasan natin doon tapos hindi pa ganun kaganda yung tahi, baka magreklamo sila. Doon sa mga nakakapaningil ng medyo mahal kasi may quality yung mga gawa. Kagaya yan si Sir Gary Paylan. Ayan, marami na ring customer na naisasuggest o nai-re-recommenda siya doon sa mga kaibigan din dahil nagustuhan yung quality ng kanyang tinatahi. Ayan, Sir Gary. Ano pong bago? Ang bago po, Sir Gary, yung binili kong portable na sewing machine para may pang button holder ako. Tsaka madadala-dala ako pagka may magpapatahi sa akin. Kasi may nakalain na po ako na tahian ng cover ng gaming chair. Papatahian nila. Gusto ko, sabi ko, doon ko na lang tatahian sa bahay nila. Oo, Sir Gary. Tama si Sir Mel. Tama yung Sir Mel. Nagulat nga din ako kasi nung sinabi mo yung presyo mo doon sa sinabi mo presyo. Sa bedsheet, nung minsan nag-comment din po kayo noon sa aking live. Ayun. Maganda po yung presyo niya. Kasi naalala ko nung si Sir Mel nagtanong sa akin. Kasi may nagpapatahi daw sa kanya ng bedsheet. Single, yun nga po yung ginawa niya sa video. May video si Sir Mel nung ginawa niya single bedsheet. Tapos, parang 36 or 35 pieces yung ginawa niya. Tapos, sabi ko kay Sir Mel, mga 50 pesos. Suggestion lang yun kasi nagtatanong din naman siya sa mga ka-GC niya. Ayun, marami nagsabi, ganito, ganyan. Sa akin, Sir Mel, kung maramihan naman, pwede na sa akin ang 50 pesos sa tahi lang sa bedsheet. Kasi kung maramihan nga, may tunda na ang offer sa akin nun. May isang bedsheet, dalawa. Tapos, parang susupply ang kanyang tahi tuloy-tuloy. Ang labor sa kanila lahat ng material is tabas na, tatahiin mo na lang. Ang presyo nila ay 25 pesos isang set. Yung kay Sir Mel, bedsheet lang naman. Kaya sabi ko, pwede na yan, Sir Mel. 50 pesos ang patong mo. Malay mo, kasi marami yung pinatahi sa'yo. Malay mo, magpatahi ulit. Magiging tuloy-tuloy din siya. Kumbaga, yung natapos nila yun ng isang araw, kumita na sila ng mga 1.5 doon sa tinahi nila. Di na masama. Hello, Sir Gary, sabi ni Ami. Ayan. Hello sa 15 viewers na nahan dito. Ayan, maraming salamat guys sa pagsama niyo sa akin hanggang ngayon. Hindi niyo ako iniwan. Thank you talaga. Ayun guys, kung meron pa kayong mga question, suggestion. magkakaroon ng topic o pag-uusapan. Ayun guys, invite ko kayo ha mamaya si Sir Mel may live.
Ayan si Ma'am Ami Suwing Vlog, meron siyang tutorial din sa YouTube na gumagawa rin ng tutorial tungkol din sa panahi. Invite ko kayo, follow nyo rin siya. Kay Ma'am Nona Normie, kay Ma'am's Corner, kay Ma'am DJ Adele, kay Sir Mel Bonaventura, ayan guys, kay Sir Cinco, nakapwa natin content creator na gumagawa tungkol sa pananahi ang ating mga video. Ayan, Tagalog. Na hindi na mahihirapang maintindihan ng mga kagaya ko rin. Na hindi marunong mag-English. Ayan. Meron kasi nag-request sa atin. Siguro taga-ibang bansa. Kasi English yung sinabi niya. Kung pwede rin ma-translate sa English yung ating mga pinagsasasabi. Hindi ko. Kaya mag-English. Meron tayong medyo kitang malaki. Pwede tayong magbayad ng magsatranslate. Ayan, hello din. Sabi ni Sir Gary Thailand. Ayan. Meron nga bang nag-comment sa'yo ng ganun? Parang pinapatranslate sa'yo sa English. Kasi sa akin maraming beses na. Pag sasagot nga ako doon sa comment nila. Ang tagal bago ko ma-send. Bago ko ma-send yung reply. Ayan, Ma'am Ami, mag-live ka na. Para ano? Pupunta tayo sa live mo. Ayan guys, siguro kung ano, kung wala na pong question. Siguro bigyan ko pa ng mga 5 minutes or 3 minutes sa mga may tanong pa po. After 3 minutes, kung wala na po, mag-end na po tayo ng ating live. Ayan, natutuwa naman ako. Kasi Tagalog ang tutorial naman ko. Kasi dito sa amin, Dutch naman. Nasa ibang bansa po ba kayo, Ma'am Nena Mendoza? Kaya natutuli ako mga Tagalog terms. Ayun, Ma'am Nena, ang dami na nga pong mga Tagalog ngayon, nakikita ko. Ang dami na pong gumagawa ng content tungkol sa pananahi na Tagalog. Hindi kagaya dati na puro mga foreigner. Nahihirapan ako. Ayun guys, promote ko lang din sa inyo yung ating ginawang video na trifold comb cover. Noon kasi guys, doon kasi guys, sa totoo naghahanap din ako ng video tutorial ng paggawa ng tripod foam cover. Nakakita ako ng video sa foreign, sa ibang bansa. Pero, nung pinanood ko siya, iba yung paggawa niya. Kumbaga hindi ko nagustuhan, kaya parang hindi na nakatulong sa atin yung video, yung pinanood natin na yun. Tapos, ilan pa yung mga pinanood ko na hindi sila nagturo. Parang pinakita lang nila. Tapos, iba rin yung paraan. Ayun, kaya tayo, nagsikap din na matuto kung paan natin yung gawin. Kaya yung sinyari ko sa inyo, guys, hindi ko yan pinanood sa iba. Walang nagturo sa akin. Ayun, pinagsikapan natin malaman kung paano, at yun din ang aking isinare sa inyo. Isinare sa inyo. Tinuro natin yung paraan ng pag-compute, kung ilang yarda ang ating kailangan, at kung ano-ano ang sukat na ating tatabasin, at paano nating tatahin yan. Kung gusto nyo pong makita yung ating video, how to make trifold foam cover. Ayun po yung ating title ng ginagawa. Ayan, push na yan, Ma'am Ami. Pasyal na din ako doon. Yan, magla-live na si Ma'am Ami. Hintay natin, malapit na yan eh. Malapit na siyang, maka-reach ng 1,000 subscribers.
Ayan si Sir Gary, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Malapit na pala. Ibabalita niya daw po sa atin pag gagawa na siya ng channel niya. Kasi si Sir Gary yan. Marami din niya may share sa atin. Mga tips kung paano niya nakuha yung tiwala ng mga client niya na kumbaga kahit medyo mataas yung kanyang presyo, talagang sa kanya umu-order. Diba? Nai-re-recommend pa siya sa iba. Ayan, hello kay Ma'am DJ Adele na andiyan pa rin. Ayan, maraming salamat. DJ Adele na meron ding YouTube channel na gumagawa rin ng tutorial para sa ating mga gustong matutong manahi. Hello. Hello, Ma'am DJ. Ayan, hello daw Ma'am DJ Adele, sabi ni Sir Gary. Ayan, kumusta po Ma'am DJ? Last time, magla-live ka pa mamaya, Ma'am DJ Adele, para ma-promote natin dito. Ayan, promote ko rin po yung ating ginawang video last week. Yung maternity dress na matagal ding request bago nagawa. Maternity dress daw para sa pag pambuhis na damit. Meron tayong ginawang video na tinuro natin kung paano gawin sa pattern, paano siyang tabasin, paano tahiin. Yung ginawa nating tabas doon sa ating dress, sa skirt niya ay half circle. Tinuro ko doon paano tabasin yung half circle na skirt. Ang tagal naman noon, Sir Gary. 2025. 2000 ano pa lang ngayon. Tagal naman. Ayan, kung meron pa kayong question, guys, comment lang kayo. Kung wala na po, after, ano na lang, kasi 3 minutes, sabi ko kanina. 2 minutes siguro. After 2 minutes, end na tayo ng ating live stream. Ayan, hello daw, Kuya Guard. Sabi ni DJ Adaw. Ayan, gusto ko lang uli mag-thank you sa lahat ng mga nagpunta dito sa ating live, nag-support. Meron nag-watch, pero tahimik lang dito lang nag-comment. Alam ko, marami kayo dyan, guys. Si 16,000 viewers na andito po. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga kasama ko or kagaya ko na content creator na bumisita dito sa ating live. Andiyan si Sir Mel ng Team Benaventura sa Winnie's Life. Kay Ma'am's Corner, kay Nona Normie Pattern Cut and Sew. Kay Ma'am DJ Adele Creation, thank you. Ma'am Ami Suwing Vlog, hello po. At kay Sir Cinco Official. Ayan, maraming salamat po sa inyo na pag-live ko eh, nahandyan kayo. Ayan, kay Sir Gary. Sir Gary, na-miss kita last week. Wala ka nung last week sa ating live. Ayan, sabi ni Ma'am Dang. Salamat. Salamat din po, Ma'am Dang. Ayan, nandiyan si Ma'am Dang. Marami tayong mga silent. Silent lang sila dyan. Thank you sa inyo. Oo, malapit na raw, Ma'am Ami. Magkaka-channel na siya. Ibabalita niya daw sa atin yan. Abangan natin yan. Para mahawa tayo dun sa magandang kitaan. Ay, sir. Ma'am Ami, kailan ka raw magla-live? Ay, talaga po, Sir Gary. Maraming salamat po. Ayan, salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. Ayan, hanggang sa muli. Hanggang sa muli kung wala na pong question, guys.
No comment daw sila. Ah, kahit na ano lang, yung silent live stream. Tapos magko-comment-comment. Kaya lang. Oo. Busy kasi masyado eh. Sa Taslan short pa rin na yun. Ang ganda kasi ng Taslan short mo, Sir Gary. Sir Gary, yung Taslan short mo, ano pong ginagamit yung machine? Sa ano? Sa pag-attach ng garter, Sir Gary. Tatanong ko lang. Kasi yung ano, nahihirapan akong magkabit ng garter sa short pag medyo malapad. Talagang puwersa ng batak ng garter. Ayan, pag naka 1k subscriber na raw po si ano, yung mas ami, si mas ami naman ako naman. Ami. Kasi si ami sa wing vlog, magla-live na rin siya. Ayan, masaya, masaya pag marami. Kaya pag marami. Mas marami, mas masaya. Gulo. yung matatapos na yung live, yung kape ko dito pa. Hindi na siya, ano, kape. Juice. Kasi nakalalig na. Sarap ng kape. Ano yun ang amin? Sasayaw-sayaw ka dyan ah. Portrait po bago piping. Ayun, piping. Piping maganda talaga. Pangarap ko magkaroon ng piping, Sir Gary. Kaya lang, ano, magkano ba ang piping, Sir Gary? Ganda yan. Gusto ko rin piping. Para sa mga ano, pang stretchable na ano, laylayan. Maganda yan sa mga laylayan ng t-shirt, sa laylayan ng manggas, tapos yung pang top stitch sa mga ano, kape-kape. Nakalimutan ko eh. Ayan, Sir Gary, pa-type naman dyan para ma-plug natin yung FB mo, FB page mo. Medyo hindi ko siya tanda. Sir Gary, pasensya na. Ayan, sino pa gustong pa-promote? Ayan, nagpa-promote tayo bago tayo mag-bye-bye. Ubus ko na rin kape ko. Copy is life. Bawal sa akin kape. Hindi ako bawal kape, nagkakape. Ayan, sabi din ni Ma'am Nena, oh, Mendoza. Ano, epi page mo, Sir Gary? Ah, 18k. Second hand lang yan ha, Sir Gary Pailan. Yung piping mo na 18k. Gusto ko rin yan. Kaya lang kasi dati, gusto kong mag-ipon ng makina talaga. Kasi gusto ko rin magkaroon ng mananahi. Ang naging problema ko lang, tatlo na yung aking single na high speed. Ang hirap pala maghanap ng mananahi. Kaya yun, hindi ko na rin siya ano, tinuloy. Naibenta ko din kasi nag-pandemic na rin. Naibenta ko na yung, bali dalawang high speed ko yung nabenta ko, pero napalitan din yung isa. Kaya dalawa uli yung aking high speed. Bala ko talaga, gusto ko sana magkaroon ng mananahin na papasok, makakatuwang ko rin. Kaya lang, mahirap. Mahirap mag Ayun, ang FB page ni Sir Gary. Palike naman po ng page ni Sir Gary. Empire... Anong basa dyan? Sorry, Sir
sorry ah. Medyo mahina ako magbasa ng mga ganyan. Empyreal. Empyreal Apparel po. Ang FB page ni Sir Garian. Follow natin yan. Pakilike po ang kanyang FB page. Siguro pag-iipunan ko pa sa Gary para makabili ako ng piping. Kaya parang hindi ako interesado kasi dati sa piping. Hindi ko siya alam i-operate. Kasi isang beses lang ako na hawak sa piping eh. Nung walang uupo, marami kaming nirarush. Tama. Pag marami na daw nag-avail ng membership diyan sa ano, nag-join. Ayan, siguro makakaipon na ako ng pampiping. hindi gusto ko talaga, nasabi ko rin yung kay Sir Mel. Gusto kong bumili ng piping. Kasi nga, nahihirapan din ako. Mahirap din magtayo ng ano yung spandex, yung mga stretchable. Pagka, ano lang, yung single na tayo, yung ordinary tapos yung edging, medyo mahirap. Ayan, sorry Sir Gary, medyo engot, sunga-sunga ako. Imperial ang pronounce, sa pag-pronounce doon sa kanyang ano. Ano mabasa ko kanina? Empyreal. Layo. Imperial po. Imperial Apparel. Ayan, ano nyo na lang. Andiyan naman siya naka-type yung spelling niya. Ang ingin ng bebe. Ayan, sabi ni Ma'am Elizabeth, ayan, hanggang high ba ang oil ng Yuki? Dati di pa jack lang ako eh, ngayon Yuki. Opo, hanggang dun lang. Hanggang dun lang po Ma'am Elizabeth. Yun na yung pinakamataas niya. Kasi pag bumaba, kumbaga yun yung indicator eh. Makikita nyo pagka nauubos yung oil nyo, kagaya ng makina ko. May tagas na kasi yung aking makina eh. Sabi ko pagka ano, palitan namin, papanoorin namin yung video ni Sir Mel. Kasi mayroong video si Sir Mel ng kung paano palitan. Sabi niya madali lang naman daw yun eh. Napanood ko nga parang madali lang. May tumatagas sa gilid ng wheel. Yung umiikot na sinusuotan ng belt, may tumatalsik doon. Kaya nauubos yung langis ng makina ko. Eh, hindi ko pa lang maasikaso ngayon. Pero hanggang doon lang po yun, ma'am. Sa high. Pagka lumampas doon, baka magbaha. Hindi, joke. Opo, Tagalaguna po, ma'am Nena. Tagalaguna po yan si Sir Gary. Ayan. Sabi din ni Sir Gary, huwag lalampas sa guhit ng high yung oil na ilalagay natin. Ayan. Sabi din ni Sir Gary. Ayun. Taga dun nga po si Sir Mel sa Santa Cruz. Ba, yun. Mali na naman. Si Sir Gary. Isa rin palang dahilan. Kaya hindi ako makabili pa ng maraming makina. Wala akong pera. Yung lalagyan ako ng kahiya ko sa taas. Kahoy lang yung pinakasahig niya. Hindi semento. Kaya parang natatakot din kami maglagay ng mabigat. Kasi baka mamaya bubuho. Eh di ba naglilindol? Pag lumilindol nga, nag-aalala ako baka bumagsak yung taas. Kasi mabigat yung nakalagay. Tatlong makinang nandun. Tatlong heavy duty. Mabigat yung mga heavy duty na makina. Magkalapit bayan lang pala. Kayo ni Sir Gary. Ayun o. Order yata si Ma'am Ning. Baka may sinulid yung wheel. Wala naman po, Sir Gary. Wala naman. Tingin ko nga yung kagaya nung nasa video ni Sir Mel eh. Baka, yung parang net niya doon na screen.
may pinakita si Sir Meliv, ano na siya, warak na. Parang baka ganun din yun sa akin. Ayan, saan daw? Saan po kayo, Ma'am Nena? Sabi ni Sir Gary. Mabitak. Mabitak. Mabitak daw si Ma'am Nena. Ayan, sa lahat mo nang naandito pa sa ating live, maraming maraming salamat po sa inyo. At hindi niyo po ako iniwan, mga silent viewer, silent listener na nakikinig sa atin, na ginagawa din daw tayong radyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, thank you daw, Sir Gary, sabi ni Ma'am Elizabeth. Magkalapit lang kayo, ayan, si Ma'am Nena. Baka pwede ka nang mag, ano dyan, live tutorial kay Sir Gary, o, diba? Pwede, pwede. Hinahawakan ko yung dito ko. Masakit. O nga pala, sabi ko, 3 minutes na lang, nakakailang minuto na tayo. Sige guys, kung wala na pong question, and maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Gary, Ma'am Nena, at sa lahat pa ng mga nagpunta dito sa ating live. Ayun, may comment pa kasi, oo, pag umorder ako may living pattern na. Tama, tama, tama. Swerte ni Ma'am Nena. Malapit kay Sir Gary, ayan. O, oh, diba? Ayan. Thank you, thank you. Ano din ako palagi. Magpapaturo din ako, Sir Gary. Ayan, guys. Magpapaalam na ako, ah. Naghahanda na rin si Sir Mel sa kanyang live na yun. Mamaya, may live si Sir Mel Beneventura ng 9 PM. Ayan. Thank you, Ma'am Nena. Thank you, Sir Gary, Sis Rachel, Ma'am Ami, Ma'am Elizabeth, kay Ma'am DJ Adele, kay Sir Mel Beneventura, kay Sir Cinco, kay Nona Normie, kay Ma'am Corner, baka kalimutan ko. Ayan, maraming maraming salamat. Sana huwag mo kayong magsawa na sumuport at mag-watch dito sa ating live, mag-participate. Ayan. Uy, may tanong ba? May tanong pa si Sir Gary? O sige, Sir Gary. Hindi pa tayo magmamaalam pag magtatanong ka pa. Ayan, good evening from Belgium. Belgium? Belgium ka, Ma'am Nena. Eh, sabi mo sa ano ka? Laguna. Thank you, Ma'am DJ Adela. Ayan, hintayin ko lang yung tanong ni Sir Gary. Ah, more than 50 kilometers po ata ang distance namin. Medyo hindi lang ako ano, hindi ko lang alam kung sa kilometers kung gaano kalayo. Kung ikaw, hanggang saan yung ano pa? Ayan, Sir Gary, ano pa tanong mo? Antayin kita, Sir Gary, ah. Sabi. Joke lang ba? Sayang, Sir Gary, wala ka nung last week. Yan, nagpapaalam na po ako at maraming salamat sa inyong lahat na nagpunta dito sa atin. Happy tuwing sa ating lahat. Good night.